The content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Broccoli TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Broccoli TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe, mga kapanali. Click here. 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 Click here to subscribe. Dito ako sa kwarto ngayon. May nakikita akong 7 ilaw dito. Ayun o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilaw to. Sinugo ng Diyos sabi niya, upang mangarap maloko, napapasaya ng salita ng banal. Wala si Kuya! Wow! Tara po Kuya! Iyong minula matang nadidimlang sa tulong ng Diyos Ama. Member ng Members Church of God. Sabi ni Totoy Bibo yan, first of all, di kami naninira, nagsasabi lang kami ng aming mga observations and kailangan nyo kami para kayo yung maligtas sa lagi. Just that I just wanna share my frustrations para dun sa iba gustong umalis, kaya nyong umalis. Happy 100th episode, Grand Pulo! Sarap po kuya! Ang sarap! Okay. Amen! Oh my gosh, excited na! Yes! Parang si Ate Petro. Ayun. Medyo hinahadlangan ako ni Taning dahil wala akong video dun sa Zoom, pero nilagay ko na lang sa OBS para at least makasama niyo ako sa live. Ayan. Kaya lang din ako nakikita. Ayun, tignan natin mga porma niyo, mga pormahan niyo. Vlogcaster. Kuya Tats. Oh, si Ate Pitch may halo. Yes! So, naka-outed si Ate Pech. Parang SPVP. Spiritual na mundo yan. Oo. Spiritual na mundo. At si Zoro, grabe. Siya may pinaka-ano. Oo. KNB.
Ang SPBB na to, ha? PNB. Yung makulat nga na. Nasa outer space dahil... Nasa ikatlong langit siya. Nasa ikatlong langit. Tama! Ayan, very special day. Ako si Mang Nicolas Perat. Ako po, sa akin nabubunto lahat ng sisi. Wala ba manggugulat dyan yung biglang mag-open cam? Na hindi nag-open cam? OB, potential? Lone warrior? Lone warrior. Gulatin nyo naman kami. Ayan. Ayan. Excited yung mga data pack. 20 agad. Usually to, we start slow eh. Mga tatlo lang, lima, ganyan. Ngayon, 20 na agad. Happy yes, 100th episode, mga talaga. Bro. Sabi ni Mark William, Toby Balagtas. Happy 100 episode. Pag-ibig, creepy Pinoy Dropbox, patambay lang po. Sana may matutunan. Blue Benders, more power. Happy 100th episode. Awin Ski, hello mga dito pa. Blue Benders, halo kayo daw, sabi ni Blue Benders. Woohoo! Salamat po, kuya! Sarap po! Ang sarap po! Woohoo! Bumugohit! Ayan. We have 38. Biglang daw kami. Ayan. So, very special day. Na-excite ba kayo kanina? Today, pagising nyo? Oo. Oo, di ba? Parang yung dati, pag may Bible Expo, di ba? Na kailangan mag-bis ka. Oh, hindi na ako naligo, broccoli. Broccoli, hindi na ako naligo. Nagdiretsong Amerikana na ako para sa inyo. You know, effort. Oh, ako natulog muna para may baon na akong gising. Kaya nagtalaga ako. Kaya nagtalaga! Hoy! Nag-ayuno ka ba? Nang may kainan? Ako nag-ayuno pa ako. Why not ng chicken nuggets? Ayan. So may program tayo. So very special to kasi ire-reminisce natin yung ano muna. Yung Broccoli TV muna kaya. Kasi ayan, I'll take the opportunity na rin to thank each and every one of you. Lalo na kay Kuya Talong. He was my first guest, I believe. At hanggang ngayon nandito pa rin siya. Very active. salamat sa Diyos. That's ayun sa season 1 may mga nandoon tas nawala na siguro naka-move on na. So ibig sabihin ko ay Talong di ka pa nagmo-move on. I'm just doing this for fun. correct. Masaya naman. Season 2, season 3 tapos yung mga live natin. May mga characters ayan pumasok si Ate Peach season 1, no? Oh, season 1. Oo, matagal na rin. Tapos yan, si Bansoro, kailan ka pumasok sa podcast? After na ng season 3, no? January. January this year. Oo. January this year lang ako. Ayun. Si Toby rin. Ako yung bunso. Oo, madami nang nagdaan. May mga character. Si Brad Dex. Yeah, we appreciate Brad Dex din. Sino pa ba? Si Toby, matagal na yan dito. Ayan, na-meet ko na yan. Voice na yata. Number Toby. Ayan, sila Brad Al. Pwedeng gawa ng AVP. Nag-play kanina AVP. Visit. I appreciate but broadcaster. Ginawa niya yung video na may mga pura luka. Si Tapa Lord. Visit. Ayan, may AVP na rin tayo. Face reveal daw yung iba. Sinong gusto? Joseph. Takot yata. Takot. Kayo ba? May papasalamatan ba kayo, guys? Total, ano? Ano bang naitulong sa inyo ng ako pala. Podcast? Sogong Brooks. I take this opportunity para syempre magpasalamat na rin for this past months na nakasama ako sa Broccoli podcast na ito. Nagkaroon ako ng maraming kaibigan actually. Yan si Kuya Talong. Kaibigan ko 'yan saka
Every one of us, si Toby, si Nobody, si Mangkulas, recently si Mangkulas, si Vlogcaster, ang daming mga changes eh. Si Potential and Lone Warrior, si Onesiporus, ganun din, saka si Bra Dexter. Nakilala, hindi ko kayo nakilala before. Siguro nagkakasagian lang tayo ng siko nun sa apalit. Nagkakatamaan tayo ng braso habang naglalakad siguro, o nakasabay ko kayo one point in time sa stage habang tayo eh, oh Diyos ng Israel, Diyos ng Pilipinas. Siguro habang kinakanta-kanta natin yan, nagkakasagian tayo nun. We don't know each other by name. But praise God dahil tinala kayo siguro sa akin para maibalik yung... Masaya kasi noon eh. I want to reminisce the past na masaya noon talaga. Dahil yun ang first social, ano ko eh, social... Para social experiment. I don't mingle with anyone. Bihira lang yung mga kaibigan ko, konti. Bilang lang sa daliri. Noong nag-MCJ ako, nakilala ko maraming tao, maraming ditapak. Ayun. Ngayon naman dito sa podcast ni Broccoli. Kaya... thankful ako nakilala ko kayong lahat dito. At nakilala ko rin si Totoy Bibo na masugit nating tagapakinig. Tsaka si Will Jackstone, 'di ba? Na tinitira-tira tayo. O kunan niyo kami, nakaganito kami ngayon. O ayan, oh. Kunan mo kami, nakaganito kami para ayos-ayos naman pala. Ayos-ayos naman yung kuha namin. Oh, hindi yung nakapambahay kami, no. Oh. Kasi tagyan mo na kami ng wanted. Yes. Pero mahal ko tong mga kapatid na to. Mahal ko rin yung naninira sa amin. Sana magising na kayo. Tagal-tagal na. Ilang taon na pala nag... 1 year na ba to, Brox? Itong ano nyo? Program nyo para sa... Mahigit na. Isang taon na pala yung ating ano programa dito. So 1 year na rin nagdadaldal si Brox na get out. Get out. What are you waiting for? Ano pa hinihintay nyo? Get out. Wag mo po. Alis na kayo. Join na kayo sa amin para masaya. Wag na wag patumpik-tumpik. Pagkakasumpong mo nang hindi mabuti... layasan mo agad. Isang mali lang. Thank you. Layas na. I remember lumalapit kayo sa akin. Si Vlogcaster, sabi niya, bro, pwede ka ba makausap? Kahit yung mga DS natin, tayo ba, Soro, nag-usap? Parang chat lang, no? He reached out to me. Nag-chat tayo, pero we don't, hindi tayo nagkausap na call o video call. Wala. Diretso na si ako sa program nyo nun eh. Oo. Ayun, may lumalapit. Biglang surprise na kakilala ko pala or nakita na kami sometime. Tapos ano pala siya, regular worker, son servant, DS, yung isa bautisador. Dalawa pala bautisador. Ay, ang daming ano pinagdaanan itong podcast na to. And ayan, maraming na develop na friendship. Tingin ko mas tunay itong samahan dito eh. Sa atin kaysa doon sa loob. No? Ramen, ramen. Ramen. Amen. Amen. O, ramen. Amen. Yes. Oh. Pinagbuklod ng musika. May nagsabi ng kabrongole eh. Mga tayo sa tunay na kahulugan ng salita. Yan na po. Tapos pag iba na diwa mo, kaaway ka na. Lalayoan ka na parang may ketong. Sad truth. Ay, nako. Wala ka bang special presentation, Kuya Talong? Ah, wala. Wala akong special presentation. Pero I actually want to take this opportunity na magpasalamat din. Actually, nagpapasalamat ako sa MCGI. Kasi dahil sa MCGI, nakilala ko kayo. Kaya yun lang naman yung bond natin eh. Dahil... we are ex-MCGI members eh. Tsaka nakadalawang girlfriend din ako dahil sa MCGI. Isang anak ng kapatid na KNC. Tapos, recently, yung girlfriend ko ngayon na nag-guest din before sa podcast. So, ex-MCGI. So, yun. yeah. So, thank you din kay Broccoli. sa ex-MCGI community. Yun lang. Salamat sa Diyos. Ate Petch, ikaw. Ah.
Thankful din ako talaga na nakilala kayo po kayong lahat. Ito, sabi ko nga dati, ito yung parang ano ko eh, AA. Yung akin therapy. Mas malaki pa yung therapy na nakuha ko sa inyo kaysa therapist na binayaran ko na $120 per hour. Sobra. Per session. Ang mahal. Oo. Tubuti na nga lang covered ng insurance ko eh. Pero kung hindi ganun ang ano, ang cost ng pa-therapy. Mm. Ayan, kaya salamat na rin sa mga iba pang mga nakilala sa Discord, mga nakausap ko kahit sa naka-chat lang, mga hindi namin alam ang mga pangalan ng mga nasa likod ng mga username na yan. Ako kasi lang tad ako, alam nila. Pero ano, maraming mga pagkakaibigan na kahit hindi kilala sa pangalan. Eh nandun yung ano, yung pagdadamayan, ika nga na ano, we're all in this together. All in this together. Yes. Alam ko yan ah. Ramen. Oo. Sino pa? Ikaw, Makulas. Eh, sabihin ka. Opo, ay ako din eh, tao sa pusong nagpapasalamat dahil noong mga panahong naghahanap ako na gusto ko lang talagang sa totoo nun, hindi naman ako hindi ko alam na meron naman pang ganitong broccoli tea nung una. Aminin ko sa inyo, nakikinig ako noon kay Best pa rin, kay Brad Ellie sa YouTube. At tulad din ako sa ni Carlo Rivero. Gusto ko din pong makabalik. Yan talaga ang hangarin ko. Magtatapat ako sa inyo. Gusto kong makabalik. Ewan ko ba? Nanonood ako ng Bible Expo. Lumalabas yung broccoli tea. Yung algorithm. Salamat sa algorithm. Salamat sa algorithm. Hindi. Totoo talaga na sabi ko, ba't lumalabas ito? Sino ba ito? No, pagtingin ko, ay dating kapatid at mayroon silang sinasabing gano'n. Ay nako. Ano na sinasabi na nila? Totoo kaya ito? Lalo na yung Area 52. Doon talaga. Di ba nung nag-ausap tayo, Brad Broccoli, yung kagad ang kinumpirma ko sa iyo? Mm-hmm. Kung totoo yun at hindi. Dahil hindi lamang kayo pa lang nagsasabi. Meron pang iba pang channel na nagsasabing, ito ba? Naku, sabi ko. So, kaya pala din ako, may dahilan ang Diyos kung bakit ako nang hina diyan. Hindi ko lang talaga ma-pinpoint, hindi ko matukoy kung ano yun. Siyempre, hindi natin alam eh kung ano bang nangyayari sa loob. So, sabi ko nga, siguro ko may dahilan kung bakit ang ibang mga dating mga kapatid ay naging atheist, naging agnostic, dahil kasi we're hanging on to something that we want to believe in. Pero parang everything is falling short. Kaya sabi ko nga nung nakaraan ng ating podcast, we are exactly in the place that we needed to be. At maraming salamat, Broccoli, dahil malaki, hindi mo alam kung gaano malaking tinik ang naibsan sa loob ko. Kung babalik pala ako diyan, aalipinin lang ako ng yung araw, yung oras, pati pang sa labi. Kaya siguro ko marami sa ating nakatagapakinig na ganun lamang din na sila ay kala nila gusto nilang magbalik tapos na-stumble sila dito kay Broccoli TV, baka may dahilan. Yun lang po ang ating pakiusap, mga huwag kagad nating labanan. Pakinggan natin maging bukas ang ating isip at tayo po'y makinig. Itong ilang panahon pa lamang, marami na akong natutunan eh. Ako pang matagal sa iglesia. Matagal akong naging manggagawa din naman na tinanggalan ng pagkakataong makapag-teksto. Mm-hmm. Ako nga po pala si... Nga po, Mangkulas. Ako po nga pala si... Nicolas.
Mang Nicolas Peras. Kaya sa ikat ng langit. Kala ko sasabihin mo. Mang Nicolas Peras. Waiting boy ni Soriano. Peras pala. Ako ang sinisisi nila sa mga pagkakamali nila. At sila ay namamali sa diwa dahil sa akin. O yan lamang siguro po. Kami po in harmony na nagsasabing maraming salamat sa lakas at tapang ng kayong kalooban, Red Bocoli, at ikay nanindigan. Mm. At inilabas mo ang channel na ito. Maraming salamat sa iyo. Salamat sa Diyos. Pag nakita kita, mayayakap kita na kumumunda ka sa akin. Tara. Inuman tayo. Pupupugin ka ni Mang Kulas. Pupupugin ka niyan. Jollibee na lang kayo magkita, Bocoli, sa Jollibee. Nakaw! Sipin mo kaagad ako eh. Hindi pa, wala pa siya doon. Bebelo pa siya. Bebelo. Oh, ayan, si Mang Kulas hindi pinag-texto. Ayan, natisod. Pinagtinda kasi ng bangus. Ang worker kasi, dapat pinagtitexto, hindi pinagtitinda. Nag-a-play na si kaya nga sabi worker eh. Manggagawa ka eh. Manggagawa ng katampalasanan lang. Sige. Ang iba naman, sige po. Vlogcaster. Ayun. Dati, nung hindi ko pa kilala si Broccoli, ang ginagawa kong pang-check and balance sa MCGI, si Brad Willy, yung program niya, yung healing program ni Brad Willy. Uh-uh. Eh, nakita ko yung kay Broccoli, mas masaya eh. Yung siya, maraming nagsasalita, maraming info, marami akong natututunan, hindi lang doon sa isang tao. Pero ano, shout out kay Brad Willy, and looking forward yan. Salamat sa Diyos kay Broccoli dito sa program niya. Ayun, nagkakita-kita tayo, and looking forward na marami pa kayong guest na dumating soon. So sana ano mas ano pa to, lumawak pa yung gawain mo, Broccoli. Shukran, in Arabic shukran. Yan ah. Muntik pa tayo magkita diyan sa Dubai. Hindi lang ako nakalabas ng airport. Oo nga. Hindi kasi kayo mapasok sa airport dito. Qatar, sorry. Alright. Sino pa ang gusto magsalta? Si ano pala, nandito. Si Sis Grace. Ice Angel. Ayan, welcome. Grace Barrios. Si, sino pa? Potential, ikaw. Congrats pala. Graduate na si Potential. Engineer. Congrats. Salamat sa juice. Ano ba ang nasasabi ko? Kasi, nakita ko tong si Broccoli sa Reddit. Yung ano, may nag-share kasi ng ano niya, ng podcast niya sa Reddit, nagre-repost. Naintriga lang ako kasi maraming testimonies ng mga nandun sa loob na ano, na unheard. Yun pala ang unheard truth, mga kapatid. Yung unheard truth pala, yung kabalbalan sa loob na di natin alam. Na ngayon eh inihahayag ang hiwaga ng nahahayag ang hiwaga ng katampalasanan nila sa podcast na ito. 'Di ba? Naiiyak si Potential. Hindi, natawa ako. Ano natawa pala? Natawa ako. Ang masasabi ko, salamat sa Diyos sa isang sogong katulad mo, Broccoli. Ayan, tayos ka pa, Potential. Agnostic taste. Same as kung kailan ako unang nag-join dito, ganun pa rin. Yun. Tama, nagkakasundo tayo kahit agnostic taste ka. Sige, okay na ba? Nobody knows. Hello. Yes. Welcome. Actually, di ko naman talaga alam dito eh. Alaman ko lang naman to kay Yuli. Gaya ni ano, ni Blackcaster. Dati, ang pinapanood ko lang si Willy. Tinitignan ko yung... Willy ba? Yuli rinig ko. Willy. Tapos, nung nakikita kong ring na yung parang naglalayhan siya, sabi ko, pasa ko dito. Bumanat naman si Yuli. Nakita ko siya sa Facebook na pinanood ko yung 2 hours na video.
Eh, binanggit yung Reddit. Hinahanap ko kung alin yung Reddit na yan. Doon ko nakita. Tapos nakita ko yung channel mo. O, pinanood ko. Nasaksihan ko yung away ni na Zoro at saka ni ano, ni Totoy Bibo. Ayun, doon na ako nag-start kasi that time na umalis ako, 2006, no one can validate what I feel nung nasa loob ako. Kung ano yung na-experience ko doon. Ano yung mga bad experiences ko doon. So, hirap talaga na makarecover ka sa kulto doon sa mga panahon na yun. Kasi di pa naman uso ang Facebook noon. Di pa naman uso yung ganito eh. Pero ito, itong broadcast na to, it validated lahat nung naramdaman ko na I thought ako yung may problema. Hindi pala ako yung may problema. Well, they can claim na tayo yung mga may problema. May problema tayo sa kanila. Kasi hindi na natin pinaniniwalaan yung kung ano pinaniniwalaan nila ngayon. Because they also don't know what do they believe. Wala silang stand. They don't stand for anything. Dahil pabago-bago nga sila ng aral nila. Hindi matatapos yung katampalasan ng namamali sa diwa na yan. Kung lagi sila namamali sa diwa, iisa lang ibig sabihin yan. No, hindi tama yung diwa nila. So, itong broadcast na to, nakatulong siya. It, though iba-iba tayo ng paniniwala, ako, hindi ko pa masasabing atheist ako eh. Hindi ko rin masasabing agnostic ako. May mga bagay sa Bible na may question ako na wala pang makasagot. Pero, if there is a higher power, naniniwala ako doon. Kung alin yun, I don't think it's the higher power na dala ng MCGI. Yun. So, kung alin yun, ewan natin. Pero, ang kagandahan sa group na to, iba-iba tayo ng ideology. Pero, nakakasundo tayo. Natitiis natin yung isa't isa. Wherein, doon, pag nandun ka sa loob, pag merong isang nagsalita na laban sa kanila, yari ka, kukuyugi ka. Diba? Ayun yung nakita kong kagandahan ng sa group na to. So I hope yung mga nakikinig natin, ganun din yung maging mindset nila. Have an open mind at subukin nyo lahat. Kahit nasa loob na kayo. Amen. Okay. Salamat sa Diyos. Oh, 41 na nanonood sa atin yan. Galing, ang galing. Oo. Sino pa nandyan? Redlon, ikaw. Ah, okay. Naiyak ka ba? kasi nung ano, kwento ko lang yung ano, yung since nung, di ba, nung napapanood natin tong broccoli, tapos sumali na tayo, parang bang nagkaroon tayo ng ano, parang, ano, a new, ang tawag nyo, a new meaning. Di ba yung may kanta sa MCJ, a new meaning sa ano natin na meron na tayong bagong pagkakaabalahan every week na isang paghahandaan mo. Kasi di ba pag pupunta ka sa ano, pag sasali ka sa podcast, kailangan mo maghanda rin. Ire-ready mo rin yung sasabihin. Parang ganun din na parang na-invigorate uli yung desire na parang meron kang isang bagay na pagkakaabalahan. Ganun yun, yung naramdaman ko dyan. Parang siyempre, alam naman natin pagka sa MCGI kasi isolated kasi tayo dyan eh. Minsan, pag halimbawa, hindi ka nakasama doon sa karamihan, parang naiiba yung iyong ano, parang isolated ka. So, dito pala, meron palang ganito na community na iba-iba tayo ng mga, iba-iba ng karakter. Tingnan mo dito sa podcast na to, mayroong naka-Amerikana, mayroong naka-pulpito sa kotse. Merong nasa ibang planeta, may nasa spiritual na mundo. Iba-iba eh. Kaya nga ang sabi ko eh, na iniimbita ko palagi ang ating mga kababayan na hanapin po ninyo ang sabuel yun. At kung gusto nyo, mag-join pa kayo sa lokal ng Discord. Dahil sa lokal ng Discord, Broccoli, ay nando doon ang mga class S na mga...
oh, matitindi nandoon sa loob. Kaya ganun yan eh. Parang parang ang ano ko dito broccoli, kaya ako palaging sumasama kasi ano, parang natatawa ako palagi, parang nagkakaroon parang comedic palagi yung mga podcast natin, iba-iba yung mga nangyayari. Pinagsasabi kagaya ng mga hiwagang nabubuksan na nagbasa lang ng Gen Z Bible, ayun pala. Oh. Hindi pala yun para sa abuli, kundi yun pala ay tumutukoy sa camp ng mga pala yun, hindi pala mga ano yun. Kaya ano eh, nakakatawa ito dito guys. Nanood ka dun sa ano, sa pagkakatipo ng ano, na wala ka mapul dito na may matatawa ka na, matututo ka pa. At saka marami pang mga characters dito, may iba-ibang mga mukha, may halukan pa na sayan, di ba? Kaya sarnasar yung mga ano eh, mga... Tama, tama. Oo, talagang karoon din tayo ng parang ano, parang new na pagkakaabalahan. Kasi di ba nung nasa MCJ pa tayo, lalo na nung fanatic level ka pa, talagang wala kang ano eh, talagang kahit nagugulin mo yung buong araw mo sa apalit, na sa pagkakatipon, meeting, 'di ba? Mga ganun. Eh 'yun ang pinagkakabalan ngayon nung napatunay mong wala na pala 'yun. Parang nawala ka rin, pero ngayon, broccoli, meron na uli na pagkakaabalahan tayo. Mm-hmm. Na umabot na tayo sa 100 episode. Biro mo 'yun, 100 episode, parang sin ano, isang century na broccoli. Oh, yun ang ginagawa natin, Badlon. We're trying to make it as lively as possible, as funny as possible. Although, hindi lang naman puro kasiyahan dito. Dun sa Discord, may mga iyakan din dyan. Yung mga experiences nila, talagang real problems na dinadamayan natin sila, tinatry nating tulungan. Kaya na-build na rin yung talagang friendship. May mga... ano nga, yung mga puro data pack girls lang sila, nag-usap-usap sila, nag-share sila ng mga sentiments sila. So, oo, nakakatawa pa talaga, broccoli, ay ang talagang ang na-overwhelmed kami lahat ay ang pagpapakita ng pitong sinag. Sabi ko na nga, bro! Yeah. Overwhelming, nagawa na nga yan ng audio-video presentation ni yung kapatid na vlogcaster na nag-unintas ang kanyang mukha kagaya dun sa apalit. Nakita rin natin ang pagtawid ni broccoli sa mga ilog na rumaragasa para ang mga yun lang po at sana ay manatili po tayong matitibay sa samahang ito ng mga broccolista. Madlon, may pagkapanate ka pa rin ha. Hindi mo natanggal. Hindi mo natanggal yan ha. May remnant pa, may remnant. Likas, likas na sa may latak. Buhay pa, MCGI Jeans. MCGI Jeans, buhay pa. May nagko-comment dito si Jenny B. Brad Oli, madalas po tayo magbatian sa apalit nung buhay pa po si Ingkong. Talaga? I think ano eh, yun nga sabi ni Zoro, nagkakasikuhan tayo doon pag or baka nagkakasalubong sa ano, pag kumakain ng lumpia. Andun lang ako sa ad seat. Nakatabi yung VCR. Ay, oo, oh, baka. Kasi Brad Cardo. Nakatabi kita sa VR eh. Baka rin ba ko, nakita-kita tayo din sa CR. Makita-kita sa CR. Nakasalubungan tayo sa CR. Baka, baka. Ikaw ba yung nakaganon? Ikaw ba yung nakaganon? Maling asaw kasi. Baka nakatabi mo ng matulog si nobody, may karanasan yan, may nakatabi. May nakatabi. Gumapang yan. May napaligaya sa akin. May nagsasabi face reveal daw si Mangkulas. Sige. Pwede tayo dyan. Huwag na maasun pa tayo dyan. Siguro ko sa may dadating na panahon. May dadating na panahon talagang kung kinakailangan na. Yes. Yes. Tayo magpe-face reveal. Si Mangkulas, DJ ito eh. DJ. Basta hindi ko nasasabihin kung saan. Pero totoong DJ siya.
Kaya pala yung timbre ng boses niya eh. Pang radyo. Hindi naman. Sa Wish ba? Sa Wish? Hindi Brox, si Bro Jocel ba to? Hindi DJ, hindi G, hindi DJ yan, si Mangkulas na kagaya ng DJ nung yung, di ba, yung bagong puno ngayon dyan. DJ din dati yan eh. Ay, oh boy, DJ. Hindi siya ganun ka-level, no? Ibang, ibang iba si Mangkulas. Oo. DJ yan. May, si, may, ano? May ano si Mangkulas eh, may, may image talaga. DJ siya. Wow. D-juice. D-juice. Buko juice. Siya juice. Ano daw yung ano mo, may tanong si sis, ano, Grace. Ano po yun? Ano daw yung, ay hindi, is kay nobody pala. Ano daw yung hindi nasagot na tanong mo? Ayun, yung hinahanap mong katanungan na hindi pa nasagot. Ay, hindi nasagot? Marami. Hindi matatapos yung podcast na to. Yung punong kahoy. Ba't nilagay sa gitna? Yung punong kahoy ng buhay, oo. Tapos yung, bakit ano, bakit wala akong mabasang talatang nilikha ang tubig? Ang dami, dami kong tanong eh. Eh wala na daw mga kaugnayan sa kaligtasan. I don't think so, na walang kaugnayan sa kaligtasan yun. Hmm. Ayan. Mabutis mo hangga nga sa tubig. Tapos paano walang kaugnayan yung tubig sa kaligtasan mo? Oo nga, no. Hintayin mo. Brad Nobody. Hintayin mo. Ayan, si Brad Soro. Sasagutin ni Brad Soro. Eh, kung mabasa ko. Oh. Umili mo na to. Umili mo. Sasagutin mo, talo ka lang. Hindi, balik na tanong yun. Ba't nga ba gano'n? May ano pala, Brad Broccoli, pinararatangan ako dyan ni, ano, pinararatangan ako ni Will Jackson na nagtayo daw ako ng sarili kong kulto. Ikaw, tignan mo, kung treasures. Pinagamit mo yung kukote mo, Will Jackson, yung Treasures in Clay Fellowship, hindi religion yon, Bible study yon, hunghang. Kapagsalita kang kulto. Alibasa, galing ka sa kulto, kaya alam mo yung kulto, ano? Alam mo yung kulto. Sabi ba naman eh, yung ano, na, basahin ko nga, yung, nasan ba eh, sino ba makakapag, ano no, makakapag-post noon? Para matake opportunity ko na itong kaanuhan eh. So, may pwede bang ma-post dito? Meron ka ba potential? Meron ka noon? Wala. Wait lang. Gigigil ako dito. Ano yan? Will meaning ng cult? Yung pinost niya, may pinost siya doon sa kabilang subreddit. Ito, anti-fake MCG. Na itinayo ko raw. Yung post ni Will. Ano ba? Tanga-tanga magsulat. Sige, share mo. Share screen ako. Sige, go. Ayan. Ayan, expose. Ayan. Ayan. Ex-MCGI, ano ba sabi diyan? Ano ba natin yan? Ex-MCGI member, yan. May sariling ex-MCGI, kulto. Ex-MCGI, may sariling kulto. Tingnan mo kung marunong ka ng preposition. Kung nag-aral ka ng preposition, wag mo sasabihin in a possessive form, may sariling kulto. Ibig sabihin, meron ka ring sarili mo na kulto din. Talagang napaka-ano mo, Will Jackson ka. Ibalik kita sa grade 1 eh. Umasok ka rito. Sige, mag-usap tayo. May itinayong religious group. May itinayong religious group ang isang dating kaanib. O for your information, Will Jackson, hindi lang ako miyembro dyan, hindi lang ako kaanib. Manggegewang ako. Manggegewang ako dyan. So, CS. Serpent. Ha? Para sa kaalaman mo. Wrong info ka eh. Sabihin mo pa akong ganyan. Dating kaanib ng MCGI o dating daan, ang ngalay alias Soro Servant. Ayan. Tapos meron pa dyan tol eh, sa aming maliit na logo dyan. Ayan. Sa pamamagitan, ayan yan. Sa pamamagitan, ano ba to? Ng podcast. Sa pamamagitan ng podcast ng isang ex-MCGI vlogger na may 21,000 subscriber. Mali ka rin ang info, 22,000 na ho. Going to 23 na. Dami mong mali, Will Jackson. Ano libulous, ba yan? Libulous information. Tapos puro, oo, mali. Manang-mana ka sa puno mong mali-mali eh. Mali-mali ka rin. Oh,
XMCGI vlogger na may 21 subscribers sa channel niya, pinopromote ni Soro ang religion o relihiyong tatag niya na Treasures in Clay Fellowship. Sinasamantala ng mga dating kanib ng MCGI, hikayatin nila ang mga kasalukuyang miyembro ng MCGI kasi kulto daw. Puro kaperahan lang ang birada ng solid supporter ng MCGI alias Anonymous. Sino si Anonymous? Siya lang din yun. Ikaw rin lang yun eh. Kung gumagawa ka na sarili mong karakter, pa-check up ka nga. Pa-check up ka, nag-hallucinate ka. Ang rason ng pag-alis ninyo, talagang magtayo. Ha? Di maroon nang gumamit ng ano, ng punctuation marks. Ihingalin ka pag binasa mo yan. Oh, hindi. Tuloy-tuloy. Hinihingal lang ako eh. Walang comma. Walang period. Walang third beat. Wala pang capital letter. Oo. This ang portion. Ang pag-alis ninyo talaga, magtayo ng sarili ninyo. Gusto nyo kayo ang mag-lider-lideran sa bayan ng Diyos. Niloloko nyo lang ang mga sarili nyo. Tapos, pagsasabihin nyo kami ay kulto, nyek-nyek nyo. Naku po, tira ng tira kayo sa samahan namin. Kayo may sariling interes. Kayo yung nasa Biblia, wari nagmamalasakit kayo sa mga kapatid, parang bagang kayo ang inaapi, inaalimura, inaalipusta para sa ipagmalasakit nila kayo. Bulok na ang style nyo. Kulto din ang samahan nyo. Kulto din. O edi ikaw rin, nasa kulto rin. Talagang yan ang problema sa inyo eh. Bakit may kapag din? Kayo din naging ano dyan, din. In comparison, kulto rin sila. Tsaka hindi ako nagsulat yan. Ano? Ako sino man yan nagsulat yan. Sino bang may Kuda sabi? Will Jackson yan eh. Sino bang may sabi dito na meron isa dito, isa man lang dito, na gusto mag-leader-lideran? Walang gusto maging leader dito. Dahil kung lahat ng walang mga tao dito, dito gusto maging leader, hindi nagkasama-sama mga tao dito. Kanya-kanya kami tayo ng kulto namin. Yes. Tsaka yung sinapinaninira mo, yung Treasures in Clay, Bible study yan, oy. Bible study yan para makaintindi ka ng Biblia. Palibasa yan, dinikdik sa inyo Biblia, hindi nyo naman naiintindihan, mali-mali kayo. O kaya nagmamalasakit kami na nag-put up kami ng Bible study namin dito para maintindihan ng mga nakikinig. At nag-i-invite kami ng mga pastor. Hindi ako nagtuturo doon. Hungang ka. Kung sino ka man nagsulat niya, Will Jackson. Hunghang. Big moves. Pagsalita ka dyan. Saka, ano sinasabi mo na, ano sinasabi mo rito na inihikayat namin? Against nga kami sa ano eh, sa mga religion na ang ending kulto rin, kakultuhan. Eh, against kami dyan. O yung mga dumadalo sa Bible study namin, winawarningan na namin yon na walang religion makakaligtas. Yun ang sinasabi namin, walang religion na makakaligtas. Baka maghahamon-hamon ka sa akin, patunayan mo, walang religion makakaligtas. Gaganyan-ganyan ka. O pumasok ka, sige. Yan si Will Jackson. Yan ang hirap sa inyo eh. Yung mga salvation by works, dyan ang gagaling ang kulto. Yung pinananakutin nyo sa tao na kailangan gumawa para maligtas. O dyan ang gagaling yan, yung kakultuhan na yan. Pumapasok yan, di nagsasalita. Pero yung salvation by grace, yung salvation by grace, hindi nyo na tinuturo. Ano, kakultuhan ng alam ninyo. Doon nyo lang kami may exploit eh. Gawa. Mabuting gawa. Gawa ka ng gawa. Doon nagsisimula ang exploitation. Yun, pareho. Pahinit ang ulo nito ni Soro. Salamat po, para... Ayun, no? Kaya Adel. Tulungan mo nga ako, Kuya Adel. May nag-anak sa'yo. Itong portion na kasi na ito is brought to you by Lusatan. Ginit ang ulo ha. Sino ang aaway sa'yo? Nakahabol si Kuya Adel. Will Jackson po. Yan. Dream team. Ito daw ang maganda sa broadcast natin. Pwede magtanong ng live. Kaya pinapapasok ni Soro si Will. Si Will Jackson. Paano muna yung sharing? Toby, may sasabihin si Toby. Tapos si Kuya Adel. Toby. Hindi, kasi related dun sa sinabi ni Brad Soro.
Actually, ni-request ko yun, broccoli. Kasi, kaninang umaga ko lang nabasa. Kaya pala parang may advice sa akin sa celebration proper. Kala ko naman violation. Yung pala, nagsulat tong si, alam ko si Will Jackson yan kahit di niya aminin. Yun sa kanyang subreddit. Kasi kitit mo ha, yung nakalagay dyan, semi-cult. Wala ka naman mababasa sa Google na semi-cult eh. It's either you're a cult or not eh. Uh-huh. Diba? So, then, gumawa pa siya ng parang article. Alam ko, siya rin yan eh. So, talagang ano na yan, masabi ko lang, maganda i-block na, block nyo kung maaari dahil troll po yan. Wala naman kayong makuhuling ano dyan, mabuti dyan. Kanina, gusto kong murahin yan eh. Yung ano ko, sabi ko. Sabi ko, makasira na mood ng podcast. Sabi ko, kahit yun lang masabi ko. Pero hindi, hindi na. Nahimasmasan ako, nakita ko yung shorts ni Brad Zorro eh. Basta, yung manggagawa ni Toby sa lokal, best friend ko dati sa ano sa distrito. Yan, no? Clue lang yan. Brother Broccoli, tanong ko lang po, naranasan niyo din po ba noon na mamingwit ng tilapia sa likod ng pasalamatan sa ADD convention? Ay, hindi po, Brad Bruno Gar. Hindi po ako namingwit. Sino kaya? Nobody knows. Ikaw ba? Namingwit ka ba doon ng tilapia? Namingwit kami doon. Ako. Nakapagmingwit ako doon. Ayan, mga oldies. Ang maganda doon sa tilapia doon, kapag ano hinuli mo, pag iihaw mo na, hindi mo na kailangan ng asin. Sobrang alat na. Kung saan ang gali yung alat, alamin nyo. Hydrogen ihi. Yung palaisdaan ba na yan? Yung palaisdaan ba na yan, Brad Nobody? Yan ba yung malapit sa CR? Yung ba yun? Oo. Okay. Ang alam na this. Dun, hydrogen ihi. Eh, okay na sa akin maludod sa ilog. Eh. Wag lang doon sa palaisdaan na yun. Yeah. Isa rin po ako, Broccoli, sa mga nakatikim ng sinigang na tilapia galing dyan sa palaisdaan na yan. Na yun. Yes. Yung mga 90s na anib. Yan. Yuck. Okay. Hindi ako mupunta banda ron eh. Lagi ako naka-aircon eh sa clinic ni Doc. Tsaka sa AdSit. Papa-aircon ako. Ayun. Pero nandun tayo lahat. Ayun si Genevieve, nakapamingwit mo rin daw siya doon. Sige, Kuya Adel, salamat sa juice sa lahat ng mga contribution mo sa ating program. Sige po. Oo, ano lang ako, nag-join lang ako. Gusto ko lang makinig habang namamasyal ako dito sa Mall of Asia. Alam mo na, uy, Sabado ngayon, enjoy natin yung weekend. Mamakdo ka na naman. Diyan ka pala. Nandito ka malapit pala. Na ako dyan. Nagpe-prepare na ako para bukas sa meet-up namin ng Sugo eh. So, may meet-up kami you know. Bukas. So, kaya, ano lang, nagbibili lang ako ng isusuot ko para bukas. Ayun. Sinong Sugo? Sinong Sugo yan? Ikaw! Sino ba yung Sugo? Hindi bukas yun. Sa 24 pa tayo. Mali pa. Ano ba ba yun? Ibang Sugo yata yung pag-extend. Mag-extend ako. Mag-extend ako. Yun, no? Mira ka. Bukas yun. Yung sinasabi mo na ano pa ba yun? Sa 24. Sa 24. Merong galing abroad. Imi-meet ako. Bautisador. Wow. Wow. Kaya pala sobrang ako siya, no, na-hype ako. Kala ako, may mamimit ko na yung Sugo eh. sige, sino yan? Toby. Ano ba? Kasi di ba nagbanggit ka ng date tsaka sa location? Ako, abang ka na ng mga ano dyan. Either fanatics mo o kaaway mo. Hindi, ibahin natin yan. Ano, last minute, siyempre ibahin. Iibahin ng Sugo yan. Make it double ako, double si Papa Lord. Papabanga ka na kay Amuraw niyan. Ayan, hello kay Pretty Boy. Genevieve, kilala ba kita? Message mo nga ako sa ano, Facebook.
May Jenny Vib na manggagawa eh, nakasama namin. Ayun, sino pang gusto magsalta dyan before we proceed sa ano? Ito, sila Ice Angel, Hiromi Rivas, may nasabihin po. One Piece, Chris Terwin. Baka meron kayong gustong sabihin? Chance na. Hello. Ah, sige po. Hello, tinig po ba? Apo. Yan, share ko lang yung paano ako napunta dito sa Reddit. Marami kasi akong sinuli ang mga group about sa ano MCGI. Kasi nga, matagal akong naging inactive. So, naghanap ako ng information or nagipalita bago bumalik. Ganun. Until may nakita kong post, I think parang video yata yun, yung ano yung why I left MCGI yata yun. Yung ikaw yata yung one. Ayan, so pinanood ko. Then, ayun, parang may mga ilan doon na parang, parang nakita ko yung ganito, ganyan. Parang nangyayari nga yung ganun. Tapos, nabanggit din yung ano yung ni Willie Santiago yung ano yung CT Reddit. So, hanap ko yun. Ayan, tapos naghanap din ako ng group doon. Tapos may nakita ko na ano, yung sa, ayun nga, sa group na sa Reddit. Ayun. Pumasok ako doon din. Doon lang nakikibalita. Yung bala kong bumalik, ayun parang, ngayon parang nagdadoubt na ako kasi nga, marami ng information na, alam mo yun, hindi naman nila ito i-validate eh, or ano. So, parang, ayun, parang raw information siya na I think na nagaling talaga ito sa mga tao talaga at na-experience nila sa loob. I think it's genuine. So, yun. Mm-hmm. Parang nakakontribute din siya sa factor na isip-isip mo na kung papalik o hindi. Dito rin sa subreddit nito, parang mas naging open yung ano ko, yung perspective. Na-realize ko na, sa science, ano kami, very strict kami sa ano, sa mga claims, mga theory, ganyan. Tapos, bigla pagdating dito, isa lang yung reference mo. Tapos, yun lang. Salamat po. Magic powers sa Biblia. Ayan. Sino pa? Last call. Wala na? Si Grace Barrios. Sira yata yung audio niya. Ayun. Appreciate din natin yung mga taga Reddit, yung mga admins dyan. Si CP, hey. Si Coffee, si Potential. Sino pa isa doon? Yes. Si Kevin. Kevin. Ayan. Madami silang hinahandle doon. Diba, Potential? Yung mga fini-filter. Kasi dami nagpo-post. Daming ano, madaming inaano kami ng post doon kasi either makakasira sa credibility ng sub or ano, pro-INC, inatanggal namin. Mga irrelevant. Irrelevant. Yung mga masasakit sa mata na post para din yun na makita. Kami na lang nakakakita nun. Sinasala nila. Oo, dahil nagpo-post eh. Wala naman sila sweldo. Nag-aaral pa si Potential. So, appreciate din natin sila. Ayo, Aldred, humabol. Aldred. May sumiga. Uy, wala naman. Nakita ko lang sa newsfeed ko. Sabi ko, sige, join ako. Total 100 episode na. Ang bilis, no? Parang kailan lang yung nakikinig ako sa podcast mo. maraming nangyari. Siyempre, thankful ako dahil maraming realization. Ayun, kaya pala ulit ako nakikinig kasi 'di ba matagal akong nawala dahil marami akong gustong ayusin sa buhay ko. Ano nangyayari? Parang bumabalik yung pagka-miss ko sa ano dito sa MCGI, maraming what if kasi nabanggit ko na to kay Ate Peche na parang if pag may mga unfortunate events na nangyayari, parang pakiramdam ko sumpa. So, meron akong ganung alinlangan na baka I need to go back. Sabi ko, hindi po pwede kasi alam ko na kung ano yung mga nangyari doon, ba't ako babalik. Sabi ko,
kailangan ko ituloy panlalamig ko. Makinig ulit ako kay Oli. O, kailangan ko malamig. Ganun. So, ayun. Actually, kaya ako napunta dito sa podcast ni Oli. Ay, before ako napunta dito, sinesendan ako ng mga kapatid na nanlalamig about Reddit. Hindi ko pinapansin. Kasi sabi ko, mga ano to, mga pasaway to. Nagsesend sa akin ng mga screenshots sa Reddit. That time, hindi ko naman alam kung ano yung Reddit. Parang naririnig ko lang. Binibigyan ako ng mga screenshot, ng mga reklamo, ng mga... This was, ano ah, 2022 ata ito. Binibigyan ako ng mga... Nagbabasa ako, ko, mga ano, mga pasaway to, mga to, mga atal dito, mga ibinigay kay Satanas. Yan yung mga ganyan. Yung mga lumalaban na to kasi may mga nagawang, ano to, mga mabibigat. Iwi-iwi. Ah, ganun. So hindi ko pinapansin kasi yung inactive na yun, parang ganun yung ginagawa niya. Sabi ko, eh kasi kaya to naghahanap ng damay kasi siya ganun yung ginagawa niya, lumalaban na siya, kumakain na siya ng mga Jollibee. Yan. Eh syempre that time ano pa ako eh, humahawak pa ako sa ano, sa aral that time. Pero ano na, meron na ako mga doubts noon. Kahit naman nung bagong anib ako way back in 2000, may mga doubts. Pero syempre sineset aside ko yung mga yun kasi nga ang pagkaka doktrina sa'yo, tinawag ka, special ka. Eh, hindi naman lahat tinatawag. So, pag tinawag ka, panghawakan mo yun. Kasi, pag nawala yun sa'yo, wala na yung kaligtasan mo. So, yun yung pinanghawakan ko. Special ako eh. Kasi, gawin mo sa buong angkan namin, ako lang tinawag. O, di ba? Parang, wow. Bro, tinawag ka sa buong angkan mo. Ikaw yung nakapakinig. Ikaw yung nakaunawa. Wala sa masasama makakaunawa. So, yung mga ganun, ano? Yung mga ganung pag-embed sa utak mo, kaya ikaw naman, kahit may mga doubts ka, ay hindi, tinawag ako, special ako eh, di ba? Parang lingkod ako ng Diyos, parang wow, special ako. So, yun, ganun. So, all throughout, kahit may napapasin ka ng mga mali-mali, you set aside those things, parang may blinders ka kumbaga sa kabayo, tingin ka lang sa aral. Tapos pag may nagtatanong ka, sasabihin sa'yo ng mga elders, tingin ka lang sa aral, bro, kung tingnan yung mga kapatid. So, tumagal ako ng ganong katagal, mahigit 2 dekada, di ba? Hanggang sa na-realize ko, pag binabalikan ko na yung mga noon, di ba? Yung mga sinabi na within 10 to 12 years, darating na si Kristo, hindi naman nangyari. Parang, oo nga, no? Hindi naman nangyari. Wala namang dumating na second coming, sinasabi niya. Tapos, yung pangangaral na from east to west, yung blueprint, yan. Marami pa eh, na napakarami na sinet aside ko. Tapos, siyempre, nagkakaroon na ako ng mga dahil nagtatanong na ako, ibinabalik ngayon sa akin. Ako ngayon yung ginagastad kasi siguro marami kang ginagawa, kaya ganyan, kaya nagdududa ka na. So, ako ngayon, siyempre, nag-ano sa sarili ko, ah, siguro, ano na ako, unti-unti na ako sinusumpa. Ayan. Baka ako nga yung problema kasi ako lang yung ganun eh. Ako lang yung nagtatanong, ako lang yung nag-criticize. So, parang hindi ka na part ng ano, ng church, something's wrong with you. Di ba? Parang kabahan ka na. Yan ang sasabi sa akin. Kabahan ka na, bro. Kasi nagtatanong ka na, nagdududa ka na, may ginagawa ka mali, kabahan ka na. Hanggang sa, ayun, dun nga sa Reddit na yun, sige, nagkaroon ako ng interest, nagbasa-basa ako ng mga stories dun. Nakarelate na ako. Eh, ganun din ako eh. So, hindi pala ako, I'm not alone pala, di ba? Hindi pala ako nag-iisa. Marami pala kami. Discreet lang. So doon, unti-unti, lumakas yung loob ko. Tapos hanggang sa nagkaroon ako interest, nag-search ako sa YouTube ng mga ex-MCGI or... Kasi gusto kong makarinig ng mga testimony eh, kung pareho ba nung sa akin. Doon nag-appear yung ano, Broccoli TV ni, ano, ni Oli. Nakinig ako. Tapos nagkaroon siya ng mga... Yun nga, guess ikaw nga yun, Kuya Talong. Tapos sino pa ba? Saka yung iba. Ay, sabi ko, pareho kami lahat na, ano, ng observation. Ayun na, tapos nung minsan, nag-live ata si Oli, pero hindi pa Zoom nun eh. Google Meetup ata yun. So, nakikinig lang ako. Tapos parang may nagtatalo sila, hindi ko lang sino yung guest. Si Totoy Bibo ba yung guest nun? Parang, antun lang ako, nakikinig lang ako. Tapos biglang all of a sudden, tinawag mo ako, Oli, ikaw Aldred, ano ka? Ilang taong ka? Nagulat ako kasi I wasn't prepared at that time. Bila akong sinala. Eh, gusto ko lang naman makinig. So, ayun, doon nag-umbisa. Tapos natuwa na ako dahil, ay, parang nagkaroon ka ng support system dahil
hindi ka ano, yung hindi ikaw yung parang masama. Marami pala kayo na nakaka-notice nito. Hindi lang binibigyan ng pansin. Saka, ayun, nagkaroon ka ng knowledge about cult tungkol sa pagbe-brainwash ng mga to. So, hanggang sa eventually, na-meet ko kayo. Na-meet ko si Zoro. Ayun, so ito, tuloy-tuloy. Although, nandun pa din, ha, sabi ko kay Ate Presyon, nandun pa din yung fear na hanggang ngayon nadadala ko pag nagkakaroon ng mga unfortunate events sa buhay ko. Ganong katindi. Ganong katindi yung itinanim na every time na merong, kamukha no, kumakain na ako ng Jollibee, yan, mga ganyan, halal. Tapos minsan, nagkakaroon ako ng, ano, yung, ng takot. Bakit? No, kakakain ko lang nung Jollibee, tapos after a few days, biglang merong ganitong bad news. So, teka, teka. Ganun. So, alam naman to ni, ano, ni Zoro, kasi kaibigan ko yan. So, naano ko sa kanya, nasishare ko sa kanya. Pero hindi pala ganun. Yun lang kasi yung way ng mga kulto para kontrolin ka. That's how they control people, di ba? By fear. Instilling fear. So, hindi ka makakakilos. Parang you tend to just be a follower. Kaya siguro tinatawag na zombie kasi hindi mo na kailangan mag-isip eh. Parang ibibigay mo na lang sa kanila yung decision ng lahat ng gagawin mo sa buhay mo. And you'll be taken care of pag sumunod ka sa kanila. Parang ganun. So, pag if you go against them, mapapariwara ka. So ganun talaga katindi. So naiintindihan ko ng karamihan na closet. Nahihirapan sila kasi may confusion eh. At nandun ako sa stage na yun, nagkakaroon ako ng confusion. Although alam ko na malinaw na sa akin na mali yung pinanggalingan natin lahat. Alam naman natin kung gaano kadeceitful yung mag-uncle at nakakabwisit. And eto, since life tayo, sabihin ko I'm glad that he died. EFS died. So parang ang daming na naisalba sa pagkamatay niya. Nung una iyak-iyak pa ako eh, 'di ba? Na namatay siya. Pero na-realize ko eh okay kasi maraming ano eh marami nang hindi siya maluloko. Problema lang eh itong isang pamangkin eh mas matindi kasi wala nang alam eh naluloko pa. Kasi yung isa nakakaloko. Kasi magaling siya sa Bible, di ba? So, okay, kaya man nalulo. Eh, itong isa, wala na ngang alam, nakakapanloko pa. So, mas matindi to, di ba? So, ayun lang. So, sana magturi-turi. Saka sa mga nakikinig, mas nauna kasi kami sa inyo eh. Iba sa atin, di ba? Late 90s ako, year 2000 ako. So, lahat ng nadidinig kong kwento, I can attest to that, na totoo lahat yung mga yun. Yung mga topics yung that time, 'di ba, yung magiging Diyos ka, yung mga ganun, may mga ganung ano eh topics. Nako. So, ang problema kasi sa mga bago. Ayaw nilang tanggapin yung mga yun eh, wala naman silang alam sa ganun. Narinig natin 'yan. They don't know anything about those topics kasi wala naman sila. So tayo, alam natin kung ano yung pinagmulan, kung ano yung mga naranasan natin. So tayo yung living testimony na kung ano yung mga pinagagawa nila. Eh mahirap talaga dahil dati naman tayo mga panatiko din eh. Eh di ba? Ganun din naman tayo, pinagtanggol natin si Soriano ng time pag siya yung inaano, talagang ano tayo eh, fighting mode tayo eh, beast mode tayo. Talagang ilalaban natin ang patayan niya yung mag-uncle na yan, di ba? Ganun tayo eh. So kung ano tayo noon, ganun sila ngayon, yung mga bago. Correct. So, i-guide na lang natin sila. Ipaliwanag natin sa kanila. Kasi, ala na tayo sa kulto na yun. So, ayun lang. Thank you. Pinarinig ko yung statement of faith ko sa kanila. Cringe eh. Pero I never like... Ako ah, ito. I never like kuya. Kahit noon, parang paligoy-ligoy kasi. Mas, iba kasing si Brad Ellie. Yung mas malaman yung ni... Tapos parang may yabang kasi si Kuya. Ewan ko pero sinasampalatayan ako kasi yun nga, sugo nga. Siya yung katuwang ng kapatid na Ellie. Yun na lang yung tanggap ko sa kanya. Parang kaya ng tatay ko. Oo, pero wala. Bro, broccoli. Sige pa. Tol. Sorry, maputol kita. Kasi merong nag-comment dito sa live chat na nahawaan na si Zoro ng agimat ni Brad Ellie. Kapag may pumuna, nagagalit, talus murahin ang namuna. Di ba nagamit ka rin ng Biblia? Ano ba yung sabi doon? Ibigin ang kaaway, idalangin.
parang na-misinterpret niya yata yun na gigil na gigil ako. Pasensya ka na ha, kasi si Will Jackstone, pinapasok kasi kami niyan. Ilang beses na pumasok yan dito sa pundahan. Pumasok na rin yata yan doon sa aming grupo, sa Discord. The same time. Ang intention niya talaga, anuhin kami, pasamain kami ng pasamain. It's okay. Oh, okay lang naman yon. At wira naman yung sinasabi mo po, Real Rome, IDS ka, na iibigin ng kaaway. Oh, kaya nga ho kami nagsasalita dito sa podcast. Tinitake namin ng opportunity na ito na habang kami may boses at saka may means para makapagsalita, eh makapag-share sa inyo na be aware of cult. Get out of the cult. In any means. Yun. Kung medyo masakit po sa inyo yung aking pagsasalita, eh pagpasensyahan nyo na po. Dahil kailangan po na patikman sila ng lingwaheng naiintindihan nila. Yan. Yan po ang lingwaheng naiintindihan nila eh. Give them kung a kami taste po rito, of their own medicine. Ako, medicine, a dose of their own medicine. Kung kami rito ay magmamalamya-lamya rito, ako personally, si Broccoli, hindi ko naman inaano yon. Hindi ko binibigyan ng pansin sa kanya yon kasi hindi naman yun ang way ng kanyang ano. Ako kasi yung way ko kasi para magising yung tao, patikman mo nung alam niya, yung naiintindihan niyang lingwahe. Mm. Sensya ka na. Shout out kay Miss Kali. Papa-shout out siya. Salamat po. Yun lang. Baka mapagkamalian kasi. Hindi ako nahawaan ni Soriano. Pasensya ka na. Hindi ako nahawaan. Lumayas nga ako eh. Lumayas ako dyan. At hindi ako tumagal ng 10 years. 7 years lang ako. Lumayas na ako dyan. At nahawakan ko yung mga tungkuling masiselan. Kaya naiintindihan ko yung mga bituka nila. Alam ko yung hibla ng bituka ng mga yan. Pasensya na kayo. Okay yan. Okay yan, may ganyan si Brad Soro. Nagpapasigla nga yan ang podcast eh. Kasi ako medyo mahinahon ako eh. Maganda yung may nanlalaki yung mata. Diplomatic. Diba? Ibang characters na meron dito eh. May diplomatic, may... ano, war freak. Ay, hindi pala war. Desertan. Ayan. Ayan na, si Toby, naka-raise hand. Sige, Toby. Sige po. Yeah, ano, last message lang. Take your, yung opportunity na take ko rin yung opportunity na pasalamatan yung ano, yung podcast. Kasi sabi nila, support group, parang community, ganyan-ganyan. So para sa akin, ano to eh, therapy. Sa tingin ko, mag-agree yung karamihan talagang podcast. Tama, ay, tama. Oo, naging therapy itong podcast. At salamat na umabot ng 100 episodes. Kasi ang laking tulong eh. May kita niyo yung results eh. Pero mo, nag-umpisa sa isa lang, si Brooks lang yung nagsasalita. Sabay dumami, isang katutak. Yung, hindi naman sa katutak, pero enough yung number nung nag-guest sabay... Nung nag-live na, sunod-sunod na pumasok na yung, yan, kayo po, iba-ibang characters. Ang maganda nun is, talagang naging malapit sila sa pangangasiwa. So they know what they are saying. Nagkakaroon tuloy ng credible source itong podcast. Kasi while masasabi natin ang Reddit kasi napaka-useful para imulat ang mata nila, may mga instances parang tatamari-kari kasi magbasa ng Reddit, unlike nung may ganitong podcast, no, nagiging live. So, you'll never know what to expect din. Hindi naman kasi nagbibigay ng spoilers din. Besides dun sa magiging topic o yung title nung magiging paksa, ganyan-ganyan. So, yun. Thankful lang ako na maabutan ng 100 episodes and I'm hoping na tumagal pa. Pero decision siyempre ni Broccoli. SSJ. SSJ. Lambat din, Toby. Si Toby yung social media manager natin eh. Siya yung mga taga-share, taga-post, gumagawa ng mga ano, mga banners natin. And si Ate Pech, marami natulungan to yung mga sa pundahan ni Ate Pech.
Tapos si Peculiar din, maraming contribution. Hello Peculiar. Ayan, first hand, ayan mga information. Si ano, Mission Christiana, hello. Matagal-tagal na rin 'to eh since nag-guest siya sa atin. Mm. Oy, magandang hapon, makasalanang hapon. Salamat hapon. Anong masasabi mo? May papasalamatan ka ba 100th episode natin? Yes. Pinagpapasalamat ko sa Diyos yung ika-100 episode ng programa mo dito sa YouTube. Yan. Tsaka ito rin yung naging daan para express ko kung ano yung mga naging karanasan ko dun sa kabila, sa MCGI. Ayun. At tsaka lahat naman dito, open naman. Eh. Wala namang pinipiling religion. At wala namang fanaticism. Unlike doon sa kabila na talagang nakapako ka lang sa iisang prinsipyo. Mm-hmm. Hindi ka pwedeng iniwala kang kalayaang mag-isip eh. Baga halos kontrolado nila ang buong mong pagkatao. Yan. Mm-hmm. Naalala ko episode ni Mission eh, yung kumakanta siya. Ay, mga himnaryo. Awit tayo. Saka yung mga contributions niya about Islam. Yan. Yes. Salamat sa Diyos. Salamat sa Juice. Wag muna tayo umawit. sino tong demo? Demo. Baka si, ano to, pasta pa rin. Magsasalita po. Bad demo or sis. Yan yata yung babae. Yung nagpa-doktrina, hindi na tuloy. Yung demo. Ah, talaga ba? Baka si kuya to. Yung demo. Okay. Wala na ba? One piece si... me. Ah, hindi siya nag-unmute. Okay na. Ayan, demo. Ako yung nagpa-doktrina na hindi to. Oh, siya nga, siya nga. Siya nga. Nabasa ko kasi sa Reddit eh, kaya buti naman nabasa ko. Hindi ako natuloy. Oh, okay. Ikaw ba yung may mister na doktor? Opo. Salamat po. Business. Na lagi nagka-travel. Good job. Di ka tumuloy. Good job. Papacheck up ako, sis. Papacheck up ako na high blood ako lagi. Marami ka natipid na oras, sis. Saka abuloy. Malaking tulong yung Reddit eh. Malaking tulong. Doon ko lang po. Tapos, yun, nakikinig sa Zoom. Oh, yung Reddit, kumbaga, pagka magsashop kayo, di ba, sa online, ba, mga namimili online, pag ba o-order kayo online ng isang product, nagbabasa ba kayo ng review bago kayo bumili o hindi? Ayun. Nagbabasa kayo, no? Pag nagbasa kayo ng review, alin ang binabasa nyo? Yung mga review star o yung nag-upisa kayo doon sa one star? Nahanap kayo yung one star. Di ba? Ang wise na ano na online shopper, ang babasahin mo yung critical reviews. 1, 2, 3. Ganyan. Galing. Kasi nandyan yung ano, most likely authentic na ano, na customer experience. Di ba? Ganon. Pag gano'n, pagka kukuha ka ng kung aanib ka kung kanino, huwag mong basahin. Siyempre, puro positive. Katulad nga yung mga app na pinopromote sa atin noon. Anong sabi niya sa atin noon? Teka, positive lagyan, reviews lang lahat. Diba, i-review daw natin, 5-star, tapos magano ng positive. Di para ka lang na gano'n. Review farm. Ano ba to ang tawag doon? Binabago ulat. Fake reviews. Ganun, di ba? Pinakikinis. Oo. Pero para di mapagalitan. Kung talagang wise online shopper ka, ang babasahin mo, yung most likely na nagsasabi na yun talaga yung experience nila. Not necessarily na may experience mo din. Totoo yun. Hindi naman lahat ng 5-star yung fake reviews eh. Meron talagang satisfied customer. Meron din na hindi lang nagustuhan yung kulay and win 1-star na.
Meron ganon. Pero, kumbaga, you have a better picture of the product bago mo gugulin yung pera mo doon, di ba? Ganon. Tama, tama. Yan. Pinaalala ko itong ano, may sa FB group, may isang INC member doon. Pinoint out niya yung isang MCJ member na nag-leave ng 5-star review sa Daniel's Coffee. Tapos yung MCJ member na yun, taga Misamis Occidental na never pa nakapunta sa Manila. Huh? Pinakikinis? Support. Sa totoo lang, mga ka-brokuli, ako po eh nakakaranas ng kakaibang bagay sa pakikinig kay Rason. Kaya sabi ko, ano bang ibabalikan ko dito? Sa tuwi nang ako'y nakikinig kay Rason, sumasakit ang tiyan ko. Paano yung may I go out ko? Sabi ko, ba't kaya ganito? Ay, nalaman ko na lately dahil sa sobrang labnaw ng gatas ng aral niya, ay nalalactose intolerant ako. Sobrang labnaw ng gatas. Napakababaw ng mga pinagsasabi. Ay, nako po. Hindi ako talaga matabla ng aral na ngayon. Malayo na talaga. Malayong kaya sa sobrang labnaw ng gatas, huwag nyo nang tikman. Maganda ang ginawa mo, demo. Sabi ni Genevieve, may angas po talaga yan si Bonge. Ayan. Okay na ba? Mag-start na ba tayo? Start na tayo sa texto. Ay, hindi pala. Pala nag-intro. Intro pala. Intro pala. Ilang oras na ba? Bukuli, nag-overshoot tayo. Hindi, matagal pa. May 40 minutes pa tayo. Kasi guys, meron tayong pin-repair. Kasi yung mga nakamiss ng teksto, meron tayong manggagawa dito, si Badsoro, dating zone servant. Ite-texto niya yung favorite nating paksa noon. Can we attest muna na alam natin tong pakikita pa show sa screen nga yung ano, paksa. Sino may hawak ng paksa? Ako meron. Kasi ako mismo ako narinig ko to at tinexto talaga to. Hindi tayo nag-iimbento. Sino pa dito sa atin yung ano? Teka, di ba yan yung na-mention ko ata kanina? Yung ba parang maging Diyos. Oh, naalala ko yan. Meron din akong ganyang kopya. Ako po, Broccoli, ako po, ako, totoo yan. Ako'y sakit yan. Dahil ako ay meron ding copy niya na jot down talaga sa notebook. Matagal na ito. 2003 pa ba? 2003? Hindi ako natakado. 2003, yep. Andito pa si, andito pa si Bez. May date pa. Ayun. So, hindi comment galing kay Puto, siya naglabas, eh, hindi na totoo. Ang kaya piso, pawak mo sa masama, piso pa rin. Patay ito yung electric fan. Hininag. Malamig, malamig. Okay, so na-establish na natin. Itong baksa na to, totoo to. At narinig natin to, na tinexto talaga to. Saka Broccoli, baka meron na namang tumutol dyan. Bakit daw nakasulat dyan? Bayan ng katotohanan. Because there was a time before MCGI, ang pangalan ng iglesia ay Bayan ng Katotohanan. Tama. Totoo. Yes. Ganyan akong ID. Kaya tama yung ID. Meron din akong ID. Meron din akong ID niyan. Oh, meron din ako. ID ko. Ako din. Sinorender ko. Ang huling-huling kasi inire-intro na eh, yung MCGI. Yan ay yung pinakahuli. Mm-hmm. Oh, yung MCGI. Yan ang pinakahuling inire-registro. Yes. Naparehistro sa SEC yan. Eto, kasi Badlon. Kasi ayon ang katotohanan po, hindi kasi alam ng iba. Sabi ni iba, invento raw. Nakpo. Totoo yan, totoo yan. Kailan to tinexto, Badlon? Ito yung time na uso yung mga Diyos, yung mga kapisanan ng mga Diyos, maraming Diyos, isang barangay. Para magkaroon lang ng konteksto ang ating mga kababayan, yan pong panahon na yan ay kainitan ng labanan INC. Ng dating daan, tamang daan, INC versus ang dating daan. Kaya yan, paksa na yan, ang pinaka-motive niyan ay para irahin o pamalian ang aral ng Iglesia ni Kristo. Kayo na naman dyan. Punto dyan. Sa, ano, sa premise na si Kristo'y tao. At dito naman sa MCGI, ang mga miyembro, Diyos.
Actually, ang isa din sa dahilan kaya pinapaksa ni Besya noon Opa. Ay para may masagap ang mga sinasabing mga tik-tik na nakapasok sa loob na nagre-record ng mga paksa. Ganon yun. Yan yung ano dyan para tirahin at para magalit lalo ang IMC. Lapat na lapat talaga. Yun talaga nga yun. Yes. Bali, broccoli, sino po mag-detect nito ngayon? Si CCR lang Sarah. Ako. Mag-CCR lang muna. CCR yung mag-detect nito. Iihina ako eh. Sabi ko sa'yo. Sige, sige. Lack na, intolerance eh. Sige. Sabi ko sa'yo eh. May lactose intolerance. Okay. Okay yan. Nakakamiss sa mga texto eh. Sa totoo lang, wala ka na talagang babalikan sa ano ngayon, MCGI ngayon, under rason. Wala na po, milya-milya ang layo. Oh. Milya-milya ang layo. Naku po. Talaga, sayang lang ang oras mo. Kalay mo, tama. Yung awitan na yan tagal-tagal. Triple nung teksto, tapos yung teksto ulit-ulit lang. Sasabihin sa kapila, sasabihin sa kapila. Sasabihin na naman din sa kapila, yun na naman. Tapos sasabihin na naman, oh, re-recap. Hindi re-recap na i-re-recap. Hindi umuusad. Hindi umuusad yung paksa. Tapos sa susunod na naman, mismo yung kanyang echo, yung sa kanyang KNP, sinasabi niya, akala ko, na alis na tayo rito, babalik pa rin pala tayo rito. Hindi ko siya nakakahalata. Na sinasabi mismo nung KNP, babalik na naman pala tayo dito, kuya. Hindi umuusad. Stagnant lang. Nag-uunguyan na lang sila dyan sa samahan na yan. Yun ang salita. Umbuyan. Diba? Yan. Totoo yan. So, anong babalikan mo na dyan? Ako nga ay talagang masakit ang kalooban ko. Saan ako babalik? Saan na ngayon yung tamang relihiyon? Nasaan na yung tamang iglesia? Nasaan na yung totoo? Ngayon, dun ako ngayon upset. Ano gagawin natin? Mangkulas, mangkulas. May iba pa ba? Dito na sa brokolista! Panate ka talaga, Badlon. Ako ang dating suko. Mangkulas. Peras. Yung iba, guys, bumalik pa. Kasi ako, bumalik ako. Pandemic. Sabi ko, wala naman ako ginagawa. Babalik nga ako. Okay. It's the worst thing that you can do, yung bumalik. Sino sa inyo bumalik? Yung wala na... He got out, tapos bro. They pulled me back in. Yung may gano'ng... Yeah, si Blackcaster. Natakot. Kasi ako nung mamatay si Bess eh. So bumalik ako. Actually, pandemic pa lang. Bumalik ako kasi sabi ko, shit, mag-ano na, end of the world na yata. Kaya bumalik ako. Bumalik ako. Pucha. E, tapos mamatay pa si Bess. Puta, lalo ako kinabahan. Sabi ko, shit, ito na yun. Ayan na. Ayan na. Ako naman nung mamatay si Bess, tinawagan ko yung kakilala kong tita Pak. Kasi baka pag hindi ko na na-contact, baka umakyat na sa langit. Ayun! Na-contact ko pa. E sabi ko, it's either naiwan to o talagang walang nangyari. Talagang usong-uso yung kaisipan na baka maagaw na yung iba. Opo, na-rupture na. Meron ng rupture yung, na nangyari. Naiwan na tayong lahat. Oh, yan yung commonality natin lahat. Eh, yung fear na, ala, matatapos na. Ito na yun. Ako, ito na. So, lahat. Kaya lahat gustong bumalik kasi lahat tayo, nandun yung fear na itinanim sa atin. Pero kung magiging critical lang lahat, kamukha ng mga dumadalo pa din, kung magiging critical lang sila, alam naman nila na walang substance talaga yung sinasabi ni Rasul. Wala naman talaga. So, kung iisipin nila parang, ganun ba kababa ang standards ng Diyos na ito yung sinugo mo na walang substance? Sabihin, wala ka din substance na nagsugo kasi yan ang sinugo mo. Kung magiging critical lang sila, kasi napaka-basic eh. Parang, yan na yun. Nagiging Diyo. Yan yung pinto na sinasabi nyo. Yan yung diamond na yan. Diba? Ayan, si Kuya Del, may gusto sabihin. Sige, Kuya Del. Kuya Del. Ang ating kuya. Hello. Aba. Nakahanap ako ng tempo, medyo walang tao rito eh. May good news lang ako dahil tawag dito. Good news sa atin pero bad news sa MCGI. Kasi may nakausap ako na isang angkan sila, isang pamilya, nag-decide na nalalaya sa MCGI. So almost 22, 23 years na rin sila sa iglesia. At aktibo talaga sila. So, nung nakausap ko, and then na-introduce ko dun yung Reddit,
sa matter of ano lang, days lang, mag-decide sila. Although talagang may duda na rin talaga sila noon, lalo na itong kay KD, busita-busit sila. Ngayon, nalaman nila na hindi lang pala sila nag-iisa. Same what happened to us, diba? Karamihan sa ating gano'n. Mm-hmm. Doon natin nalaman na nung nalaman natin hindi lang pala tayo nag-iisa, same lang din tayo ng mga duda. Ayun. So, they decided to leave the MCGI na rin. So, bumabelo lang sila. Kaya, yun ang good news ko sa ano sa atin. Yun. Yes. Kaya huwag matakot yung mga nakikinig dyan. Huwag kayong matakot na kaysa pag umalis kayo dyan, eh, mapapasama kayo. Ano? O magkakaroon kayo, susumpain kayo. Yun yung mga ano eh. Yun naman bro, na dilima na pinapaniwala sa atin. Mali. Bro, Adel. Sige, Mission. Okay. Ano po yung about dun sa open letter? Talagang ano na ba? Confirm ba na sasagutin daw? Yung na-post sa Reddit noong nakaraan? Eh, takot na yun ah. Oh, may nagbangkit sa akin isang ano, ano nga, worker nga na malapit. Pero duda ako eh. Baka parinig sabi lang niya yun or sabi nung nagsabi sa kanya. Kasi I don't think nakaabot na yun sa kanya kahit doon pa eh. Ito nga, may meron akong gagawin. Papadala ko mismo LBC. Ah, talagang physical letter. I-send natin yung ano, para meron talaga ng para talaga. Ayun, talaga na ano. Apali, sigurado na papadala sa Apali, sa Moro, sa UNTV, tsaka sa parang Daniels. Parang sa Pina, no? Oh, ba, sa Pina. Oh, kasi no? Kailangan may record, eh. Di ba? Usually, sa, alam mo, sa korte, hindi masyadong, mas effective yung, ano, yung mail, eh. Yung meron kang Apo. Resibo eh, di ba? Ito, di na nila may dadahilan na hindi niya na-receive. Apo. Mismo direkta sa kanya. Diba? You have just been natin. Served. Okay, game na. Yeah! Okay. I-mute mo na lahat. Mute. Okay. Yung po, peace be with us. Sumaatin po ang kapayapaan sa hapong ito. Ngayon po, babalik tanaw tayo mga kababayan sa isang kontrobersyal na paksa na binalangkas ng pangasiwaan ng MCGI noong 2003. Noong panahon na yon, ang daladala pang pangalan nila, Bayan ng Katotohanan. Kung bakit hindi maliligtas ang sino mang tao na di magiging Diyos ayon sa Biblia. Controversial ito dahil prerequisito pala ng kaligtasan pagiging Diyos. Ngayon, naalamin natin bakit walang kaligtasan o hindi maliligtas ang sino mang taong di magiging Diyos ayon sa Biblia. Pasimulan kaagad natin sa ganitong tanong, papaano ang tao ay maliligtas. Yan. Tulungan sana ako ni Brad Potential sa pag-post ng talata para makita ng mga kababayan natin yung sitas. Basahin agad natin sa unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, ganito mababasa natin. 2:3 hanggang 4 ng unang Timoteo. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. 4. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Yung pala ang sentidong kaligtasan na itinuturo ng Diyos sa Biblia. Gusto niya lahat ng tao maligtas, lalanusin lahat. Kaya lang, may kailangan kang gawin. Siya ang may ibig na ang lahat ng tao'y mga ligtas, makaalam ng katotohanan. Yun. Ngayon, alamin natin, ano yung katotohanan na dapat malaman ng tao para siya'y maligtas? Basahin natin ang Juan 17:17. Ganito ang sabi ng Panginoong Hesukristo, mga kababayan, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Yung sinabi ni Pablo na ang lahat ng tao'y gusto niyang maligtas,
at mga kaalam ng katotohanan, ang katotohanan ang dapat malaman ng tao, mga kababayan. Salita. Salita ng Diyos na siyang katotohanan ng ikaliligtas. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa salita ng Diyos na ikaliligtas, Lucas 8:11. Pakinggan ninyo. Ito ang description ni Kristo sa salitang yan. Ito ang talinghaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Yun po pala mga kapatid. Para po tao ay maligtas, kailangan makaalam sa katotohanan. At nakita natin 17:17 ng 1, ang salita mo ay katotohanan, sabi ng Panginoong Jesucristo. At nakita natin ano yung salitang katotohanan na yon, 8:11 ng Lucas, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Yung pala ang katotohanan na dapat malaman ng tao upang siya'y maligtas. Ngayon, tanungin natin, ano ang kalagayan ng tao na kinaroroonan ng salita o ng binhi? Ano ang kalagayan ng tao na yon na kinaroroonan ng salita ng Diyos, yung binhi? Pakinggan nyo sa unang 1:39, ganito ating mababasa mga kapatid. Unang 1:39. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya ay hindi maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Kita nyo, yung binhi na salita ng Diyos na katotohanan na sa ikaliligtas natin, kapag yun ating tinanggap, yung binhi na yon na salita ng Diyos, abay ipinanganak ka ng Diyos. Pagka ipinanganak ka ng Diyos, ano ka? Tanungin ko kayo mga kapatid. Ano ka kapag pinanganak ka? Alimbawa yung nanay mo, nanganak. Ano yun? Tao yun. Pag ang kambing nanganak, kambing yun. Pag ang kalabaw nanganak, kalabaw yun. Kaya kapag ang Diyos ang nanganak, ayon sa unang 1:39, Diyos yun. Anong katunayan na Diyos yung mga yan na ipinanganak ng Diyos? Awit 82:1. Pakilagay sa screen. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. O kita nyo, yung ipinanganak ng Diyos pala, hindi nagkakasala. Sinabi sa unang 1:39. Abay, regularmente, yun ang regla ng katotohanan. Pag ang tao'y nanganak, tao. Ang kalabaw'y nanganak, kalabaw. Ang Diyos pag nanganak, Diyos. Kaya pala ang Diyos, sabi sa Biblia, Awit 82:1, ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Kaya tayo, may kanta tayo eh. Oh, sa harap ng mga Diyos ay nag-aawitan. Oh, naalala niyo po ba 'yan? 'Yun yung katwiran diyan. I-comma natin ng 6 para malaman natin ang tinutukoy diyan ni Haring David. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. O kita niyo? Kapag dinatnang ka ng salita ng Diyos at ipinanganak ka ng Diyos, ikaw'y Diyos rin at ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng mga Diyos, abay, Diyos ang taong dadatnan ng salita ng Diyos. Anong katunayan mga kababayan? Na yung dinatnan ng salita, ipinanganak na Diyos. Pakinggan nyo, ito sinasang-ayunan ng Panginoong Jesucristo ito, walang makakatanggi. 1:34-35. Ganito ating mababasa. 10:34-35. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi, kayo'y mga Diyos? O saan kinuha ng Panginoong Jesucristo yan? Reference na yan. Yun yung nasa Awit 82:6. Tuloy natin ang basa sa 35 para lalong malinaw. Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Nakita niyo na ang kahalagahan ng pagiging Diyos, mga kababayan. Kapag dinatnan ka ng salita ng Diyos, ikay pinanganak ng Diyos, tinawag ka niyang Diyos, aba hindi masisira ang kasulatan, totoo yun. Kaya kami rito eh, puro Diyos kami rito eh.
Oh, si Kuya Talong, Diyos yan. Dinat na nasalita ng Diyos yan. Ti Vlogcaster, Diyos rin yan. Lalong nalo na ang godfather namin dito, si Mangkulas. Diyos din yan. At ang Diyos ng mga Diyos dito, eh yung aming sogo. Oh. Ngayon, punta na tayo sa buod ng ating paksa, yung ating lundo. Bakit hindi maliligtas ang sinumang tao na di magiging Diyos ayon sa Biblia? Basahin natin ang tala ng kasaysayan ng pagkakalikha sa Genesis 1:26. Pakilagay po sa screen. Ito ang plano talaga ng Diyos. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Saan ho tayo lalalangin, sabi ng Diyos? Sa ating wangis. Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Kaya kung ang Diyos naman lalalang, nilalang niya tayo sa wangis niya at sa kanyang larawan, edi Diyos rin yun. Yung kanyang nilalang, naturalmente, wala na may ibang lohika rin eh. Diba? Anong katunayan? Na yun nga talaga, awit 17:15. Ano yung katwira na sinasabi dyan? Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katwiran. Ako'y masisiyan pagka bumangon sa iyong wangis. O kita nyo, talagang wangis ng Diyos talaga tayo pinatutungkulan. Kung ang Diyos namang lalalang ay Diyos na siyang lumalang sa atin sa kanyang larawan, tayo'y Diyos din. Ayon sa kasulatan at binabasa natin sa Biblia. Eh ngayon, anong dahilan? Bakit kaya yung pagiging Diyos na yan ay malaking issue ngayon? Dahil ang sabi ng mga iglesyang iba, iisa lang ika ang Diyos. Lahat ika ay Diyos-Diyosan. O kasi ganito ang nangyari dyan mga kapatid. Kung ating maaalala, ayan na nangyari sa unang lalang ng mga tao. Genesis 3:4-5. Yan kasi ang ipinangliligaw eh. Yan ang ipinandadaya ni Satanas. 3:4, at sinabi ng aha sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. 5, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain, niyaon ay madidilat ang inyong mga mata. O kaya hindi masama ang didilat-dilat ang mata. O di ba? Kaya ako dumidilat ako ng mata eh. At kayo'y magiging parang Diyos. Kita mo? Magiging Diyos pala yung kakain doon. Yun ang pinangako ni Satanas. Madidilat ang mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Yung pala yun. Ngayon, nakita natin ang regla ng katwiran sa Biblia na kailangan pala ang tao nung simula't simula pa lamang eh, ang plano ng Diyos ay gawin siya sa larawan ng sa kanyang larawan at sa kanyang wangis na maging Diyos. Ngayon, anong katunayang kasinungalingan at daya na ang makaalam ng mabuti at masama ay magiging Diyos? Yun yung pinandaya raw ni Satanas eh, makaalam ng mabuti at masama na kayo magiging parang Diyos. Bakit? Basahin natin ang Malakias 3:7, pakilagay sa screen. 3:7 ng Malakias. Mula ng mga araw na inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima, manumbalik kayo sa akin at kayo'y manunumbalik sa inyo at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Yung original na kalagayan ng tao ni Eva at ni Adan nang nilalang na maging Diyos na daya ng ahas. Dahil pinangakuan na sila'y magiging parang Diyos, pinanunumbalik ng Diyos eh. Manumbalik kayo sa akin at kayo'y at ako'y manunumbalik sa inyo. Sinong manunumbalik sa atin, mga kapatid? Ang Diyos ang manunumbalik sa atin. Kaya pag tayo'y nagbalik, tayo'y magiging Diyos rin. Na gaya ng tumawag sa atin,
na siyang lumalang sa atin na nila na ang kanyang larawan at ang kanyang wangis, yun ang ipinangwangis at ipinanglarawan sa atin. Anong katunayan na ang Diyos ay maaring maging Diyos ang isang tao? Pakinggan niyo sa Oseas 11:9, pakilagay po sa screen. 11:9 ng Oseas. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal sa gitna mo at hindi ako paroroon na may galit. Ano ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Siya'y Diyos at hindi tao. Eh kung siya'y Diyos at hindi tao, ba't na tayo nilalang sa larawan at wangis niya kung siya pala'y hindi tao? Kasi ang intensyon sa atin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, maging katulad niya, maging wangis niya na Diyos. O, anong katunayan mga kababayan na ang Diyos pwedeng maglagay o magpaging Diyos sa isang tao? 7:1 ng Eksodo, pakinggan nyo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon. At si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Ang Diyos pala, gumagawa ng Diyos. Ginawa ng Diyos si Moises na Diyos kay Paraon. Yung ba'y Diyos-Diyosan? Hindi. Saan mo maipapakita sa akin sa Biblia na may ginawa ang Diyos, Diyos-Diyosan? O hindi kayo gumawa ang Diyos na peke? Pag ginawa ng Diyos yan, pag sinabi niyang Diyos yan, Diyos talaga yan. Yun ang regla ng katwiran. Eh anong paraan para ang tao'y maging Diyos, mga kababayan? Pakinggan nyo, 1 Pedro 1.15 hanggang 16. 1:15-16. Ngunit, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Tuloy. Sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Yung pala ang paraan para ang tao'y maging Diyos eh, kagaya ng Moises na ginawang Diyos kay Paraon. Magpakabanal. Kaya kapag si kapatid na talong ay nagpakabanal, magiging Diyos si kapatid na talong. Kapag si kapatid na vlogcaster ay nagpakabanal, Diyos din si kapatid na vlogcaster at si Mangkulas na godfather nating lahat. Kaya kayo mga ditapak, eh tuloy-tuloy nyo ang gawaing kabanalan. Yang MCGI cares, di ba? Para kayo'y maging Diyos, eh dapat tuloy-tuloy yan, gawang kabanalan niya. Good works, ika nga. Para kayo ay maging Diyos. Di ba? Yan ang regla ng tuwiran dyan, mga kapatid. Anong katunayan? Sinabi ba ng Panginoon sa Kristo yan? Si Pedro lang ba nagsabi niyan? Mateo 5:48. Basa. Pakinggan natin. Kayo nga'y mga pakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Sa English, sa King James Version, ganito yung mababasa natin dyan. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Para maging Diyos, ang tao, maging banal, maging perpekto. Hindi apelyedong perpekto ha, maging perpekto. Para ang tao'y maging Diyos. Yan po ang ating napag-aralan. Tuloy natin ng good works, mga kababayan. Yan tayo magiging Diyos. Yan tayo magiging sakdal. Yan ang ating kasakdalan, yung good works. Kaya Diyos din ang gumagawa niyan. Kaya lang, yung aming Diyos, walang tuhod ha. Pero may puwet. Kasi may pinang-uupo. Walang tuhod kasi hindi lumuluhod yung Diyos namin. Kaya kung gusto niyo maging Diyos na walang tuhod pero may puwet, gawin niyo yung good works. Diba? Yun lang naman yun eh. Bye-bye! Galing, galing ni Badsoro. Galing, may espiritu. Tamang-tamang espiritu.
Ano? Magiging ganito tayo. Ano? May just may puwet, may sinapupunan, pero walang tuhod. Reset. Ayan. So, yan ang isang gusto ko sa yung naging ano ng quality ng mga manggagawa natin. Magaling magsalita, malinaw, may confidence. Yan yung naitulong sa atin. Di ba? So, anong masasabi nyo? At teka, gawin natin ano. So, topic reaction. First of all, Brad Soro, do you believe in that paksa? Hindi. Kaya nga sabi sa talata ng Roma, mapalad ang tao na hindi humahatol sa bagay na kanyang sinasampalatayanan. Eh, inatulang ko na yan eh. Kalukuhan yan. Yung ikaw magiging Diyos para maligtas ka, kalukuhan yan. Okay. Yun. Hindi mo kailangan maging Diyos. Huwag mong iatang sa yung pagiging Diyos. Maging Diyos ka para maligtas ka. Kalukuhan yan, kalapastanganan yan. Oo. But the way you delivered it, parang totoo. So, alam nyo na. Okay. So, hatiin natin to. Ang magko-comment muna, topic reaction, yung mga Christians pa, mga theists. Tapos, later on, yung mga agnostics. Tingnan natin. Sige, sino muna? Tenshal, ikaw. Una muna ako, tol. Ah, sige. Ako muna. Sige. Okay. Yung ginamit sa 1:26, Brad, potential, pakilagay nga po. Genesis. Yung 1:26 ng Genesis. Oo. Basahin na rin natin sa Gen Z ng ating tagakitang si Kuya Talong. Yan. Sige, Kuya Talong, pakibasa nga po sa Gen Z. Tapos, sinabi ng Diyos, mag-create tayo ng tao na kagaya natin. Sila ang mamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa langit at sa lahat ng mga hayop sa mundo, maamo at mabangis, malaki at maliit. Mas maganda yung translation pa kakatrust. Kagaya natin. Oo, sila ang mamamahala. Hindi yung pagiging Diyos ng Diyos yung ginawa sa tao. Kundi yung kapamahalaan, dominion. O hindi ba ang pagiging authority mo? At yung mayroon kang dominion, that is a tantamount, that is the manifestation of your authority over your subject, eh hindi ba para kang Lord nun? Kaya nga sa Old English, eh, Lord eh, Panginoon, kahit sa mga British, Lord ang tawag. Yung Panginoon ng alipin, yung Lord, yung servant, yung alila, Lord ang tawag niya sa kanyang Panginoon, sa alipin, sa amo niya. Yun ang ibig sabihin dyan sa 1:26. Nalalangin natin kasi pamamahalaan ng tao yung mga hayop sa ibabaw ng lupa na ginawa ng Diyos. Hindi yung parang lelibel ka sa pedestal ng Diyos dyan. Yun ang kahulugan ng talata. Kaya ang ganda ng version na Gen Z eh. Mamamahala kasi. Yung nagbibenta ng droga, Lord din yun eh. Lord din yun. Oo. Yung napapakayaman yung, sa relihiyon. Yung sabungan. Lord din yun. Yung sabungan. Lord din yun. Diba? Sabungan. Kristo yun. Gambling Kristo. Lord. Kristo. Kaya nga tatlo lang daw na Lord yan eh. Para ikaw eh, ano eh. Para ikaw eh, umaman. Praise the Lord, gambling Lord, at saka drug Lord. Diba yun yung referensya ni Soriano? Pangalawang punto ko, yung nasa tres ng ano, tres ng Genesis, yung pinandaya daw kay ano kay Eva, yung tres at versikulo eh ano ba 'yon? Ayan, yan. Buti na kita na agad. Yan, tunay ngang hindi kayo mamamatay, 3:4. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos. Oh, kung yan ang ipinandaya doon sa paksa na binasa natin, hindi tamang gamitin yan na referensya. Kasi yan nga ang ipinandaya ni Satanas eh. Kasi ang ginawa naman ng Diyos, hindi naman talaga Diyos. Tao ginawa niya eh. Lalangin natin ang tao. Definido naman eh. Definite ano yun eh. Article eh. Let us make man. Lalangin natin ang tao. Hindi, let us make God. Hindi naman yun ang nakalagay sa 1:26 ng Genesis. Definido naman yun eh. Kaya nga yan ang ipinandaya ni Satanas. Kaya yung mga taong gustong maging Diyos, nadadaya kayo. Kaya yung samahan na yan, puro nadaya yan eh.
Kasi pinaniwala yung mga miyembro na sila yung mga Diyos. Pero mo, magkakantahan kayo sa harap ng mga Diyos ay nag-aawitan. Sa harap ng mga Diyos ay nag-aawitan. Sa'yo lamang. Labat na katahan. Tarantaduhan yun. Nagsara, paano daw yung sitas na ano? Yung paano nga daw yung sitas na, di ba, akin sinabi kayo, yung mga Diyos, mga dinatnan nga ng... Basahin natin. Salita. Hmm. Pero ang referensya ni Kristo diyon, nasa awit, 82:1. Pero maganda, basahin natin yan, Brad Potential, sa New American Standard Bible. Para di tayo madaya. Madadaya tayo sa Tagalog na yan eh. God takes his stand in his own congregation. He judges in the midst of the rulers. Same sentido ba doon sa sinabi ko sa 1:26 ng Genesis? Dahil kapamahalaan yung tinutukoy doon. Dominion. Kaya dito sa 82:1 ng awit, hindi tinutukoy na Diyos yan. Rulers, mga hari. Nako. Poma natin sa 6, Brad Potential. 82:1 yan, 6 natin. Koma sa is. I said, you are gods. All of you are sons of the Most High. Nako. Dahil dun sa rulers, no? Sa uno. 7. Nevertheless, you will die like men and fall like any one of the princes. Kita mo nag-demote? Yung rulers naging princes. Kasi nga, dominion ang tinutukoy dyan. Mm-hmm. Authority over their subject. Hindi yung pagiging Diyos. O sino pang gusto maging Diyos dito? Pero mag-share ng perspective. Sige. Sige po. Potential. Go. Balik tayo dun sa Genesis 1:26. Sabi diba, let us make man in our image, according to our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and dominion. Over the cattle. Dominion yan, kagaya ng sinasabi ni Brad Soro. Katunayang dominion yan, sinasabi yan sa Awit 8, Kapitulo 4, patuloy. Sabi, what is that man that you take thought of him, and son of man that you care for him? Yet you have made him a little lower than God, and you crown him with glory and majesty. You make him to rule over the works of your hands. You have put all things under his feet. Kumbaga, yan yun eh. Hindi yung pagiging Diyos. Como ang nasa, como, diba, ang dominion ng lahat ng bagay ay sa Diyos, kagaya ng nakalagay sa 24:1 ng Psalms, the earth is the Lord's and all it contains, the world and those who dwell in it. Kumbaga, yung dominion ng Diyos na lupa, pinagkatiwala niya sa mga tao, kagaya ng nakasulat sa Awit 8:4 hanggang sa is, hindi yung pagiging Diyos niya. Hindi naman, kasi it is something divine kapag sinabi mong Diyos, Diyos ka rin. Kumbaga, ang tawag dito, you possess something supernatural. Hindi naman yun, kasi nga tao tayo, we will not supersede something na supernatural. Kasi we are bound by our, by our limitations as human beings. Hindi yun something supernatural na magiging Diyos ka. No. Parang ang lakas ng loob mo para sabihin magiging Diyos ka rin eh. Kasi, pati ako Diyos na rin. Yun yung delusion. Yung delusion, tol. Oo. Delusion yun. So lalabas, yung ginawa yung teksto na to, may damdamin na against dun sa kalaban sa iglesia. So, nahaluan na ng niya, yung isip niya. Kasi diba so, naalala niyo yung paksa ni Bes, yung lahat daw ng di sasang-ayon sa'yo, pwede mo lipulin. Kasi lahat ng kalaban ninyo, kalaban ng Diyos nung panahon na yun, lilipulin daw.
Si Sis Grace. Kasi nga, Diyos ka na, we. Sumisimangot. Sis Grace, may, baka okay na audio mo. What do you think of this paksa? Maraming magigising dito sa paksang to. Oh, hindi po ba okay yung audio? Sige, sige. Maganda to eh. Kasi tinexo talaga to eh. I strongly disagree daw. Okay. Sis Grace. Ayan. So, dyan pa lang, nagkamali na si Bes. Nako. Mm-hmm. Eh, pag ang puno. Saan eh? Oo. Isang mali lang, layas. Nako. Red okay, Nobody pa... naka-raise. Sige, sige. Tepech. No, si Red Nobody naka-raise. Okay. Red Nobody. Ayun, kasi... Actually, kung titignan mo naman yung paksa, wala naman... walang isang talata na binasa na sinasabi na dapat kang maging Diyos. Meron ba, Brad Soro, sa lahat ng talatang binasa mo, wala. walang nakalagay na ganun. Wala. Walang nakalagay. Wala. At saka kaya, yung referensya niya, tol, referring to Old Testament pa. Yes eh. Kaya kasi, yung binasa niya yung nasa Juan, sa aking sinabi, kayo yung mga Diyos, kung paano dinatnan ng salita ng Diyos ay tinawag niya yung Diyos, di ba? Yun yung referensya niya doon sa Juan. Kasi wala naman sinabi doon na ano eh. Kung yun ang gagamitin na lang referensya, mapapahamak ka. Kasi yung mga nandun sa kapisanan ng Diyos na yun eh, napahamak. Kaya nga hahatol ng Diyos doon eh. Kung babasahin mo yan sa pinakataas, di ba? Tumatayo siya. Siya yung tagahatol. Sa kapisanan. Eh kung kailangan rulers. Mong maging Diyos, eh bakit ka hatulan? Oo nga. Pangalawa. Oo. Pangalawa. May hinahatulan pa lang Diyos. May hinahatulan pa lang Diyos, no? Kung may tao na magiging Diyos, alam nyo, iisang tao lang yon. At yung tao na yon hindi siya ginawang Diyos. Ipinanganak siya ng Diyos para maging anak ka ng Diyos, ipapanganak ka niya. Di ba nakalagay sa Hebreo yan? Kailanman sinabi niya sa mga anghel na ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Aking ipinanganak ngayon. Yun wala, yung anak ng Diyos so, na naging Diyos. At yun, naging tao yun. Yun yung sinasabi sa Juan 1:1. Nang pasimula ay siya ay berbo, at ang berbo'y sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Naging tao Diyos. Siya, Brad, naging Brad, Diyos Brad siya. Nobody, teka lang maputol ko kayo, Brad Nobody. Pakilagay nga, Brad, potential yung unang Juan 3:9. Yes. Kasi binubuksan na ni Brad Nobody yan eh. So buksan rin natin ito kasi karugtong ito yan eh. May may ano to eh. May, yes yan. No one who is born of God practices sin. Because his seed abides in him, and he cannot sin, because he is born of God. Yes. Applicable ba yan, Brad Nobody, na kapag ikay dinatnan ng salita ng Diyos, ay Diyos ka rin, at ay, yung dinatnan ng salita ng Diyos, ipinanganak ng Diyos, hindi nagkakasala. Sa Tagalog nga yan, ang sino mang ipinanganak ng Diyos, hindi nagkakasala. Kaya nung tinanong si Poring si Poring ano sino yung pang-adibati ni Soriano no si Poring Espeso sabi niya Espeso. Ikaw ba kapatid nagkakasala ka pa ba hindi sabi ni na Poring, hindi na po tama pala si Poring dito 3:9 na unang one dalawa diba? Sagot doon kaya nga ano eh kaya nga if you're going to claim that wala ka na rin pinagkaiba kay Abol kay Kibuloy na siya yung appointed son of God. Oo nga. Diba? Wala na rin siya pinagkaiba. Itong paksa na to, dinesign siya just to gibain yung paniniwala ng mga iglesia ni Manalo na yung tao po pwedeng maging Diyos. Dahil di sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Naniniwala sila na si Kristo ay tao. Yun. Tingnan mo, wala naman nilagay doon sa sinabi na si Moises ginawang Diyos kay Faraon. Wala naman sinabi doon na ginawa kita, ipinanganak kitang Diyos para kay Faraon. Wala naman nakalagay. Ginawa siya eh. Bakit siya ginawang Diyos? Kasi meron siyang propeta si Aaron.
Kasi kapag Diyos ka, dapat may propeta ka. Kaya sino ba tagataas ng tungkot niya kapag gagawa siya ng ano, ng mga kababalaghan nun? Milagro. Si Aaron. Si Aaron. Kaya ginawa siyang Diyos kay Faraon. Yun lang naman eh. Wala nang iba eh. Saka kaya kung meron man lang na tao na naging Diyos, yun yung ipinanganak ng Diyos at isa lang yun. Kristo yun. Si Kristo lang yun. Okay. Kaya nga, yung nakaalam, yung di ba yung pagliligtas nang gagaling siya dun sa binhi. Dun siya magsisimula. Pero hindi siya magtatapos dun. Yung mga talata binasa ni Brad Soro sa bandang huli, very tricky na yun. Pinapakita lang doon na kailangan yung attributes ng tumawag sa iyo, dapat ganun ka rin para masabing anak ka ng Diyos. Di ba? Eh pag ba sinabing at saka, anak ka ng Brad, Diyos? Brad Nobody. Brad Nobody. Yung pagiging Diyos ni Moises kay Paraon, alam naman natin kung ano nangyari sa Egypt noon eh. 10 salot ang pinadala. Under the control of Moses. Tapos yung ahas pa, yung baston ni Moises, tinapon sa harap ni Paraon, naging ahas. Ang tinutukoy na pagiging Diyos doon, dominion over Pharaoh. Dominion, yes. To make Pharaoh, yes, to make Pharaoh a subordinate to Moses. Because kaya he cannot do something about it. Kaya nga tumawag pa si Paraon ng mga ano niya eh. Mga ayudante niya eh. Yes. Kaya tama yun sa Henesis na yung sinabing larawan at wangis, yung pagiging Diyos na sinasabi nila, na kiniklaim nila, it's not the deity, it's the dominion. Kaya nga nung nagkasala sila, nawalan sila ng dominion eh. Nagka-dominion pa ba sila sa mga hayop? Pinalayas nga sila sa Eden eh. Sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng iyong tinapay. Nawala sila ng dominion sa mga hayop. Sa creation na ginawa ng Diyos. Kasi nga, yung ginawa ng Diyos is perfect. Eh gusto niya, yung magmamanage siya, yung magkakaroon ng dominion nun, ay perfect din. Eh dinaya siya ng ahas. Mali yun, yung paksa, yung sinasabi na yun daw yung daya ni Satanas, eh yung pagkaalam ng mabuti't masama. Hindi yun yung daya. Ang daya, yung sinabi ni Satanas kay Eva. Ano sabi ni Satanas? Parang Diyos. Pinagbawalan ba kayo? Parang Diyos. Kainin niyo na kumain kayo ng bunungan ng punong kahoy. Ay hindi. Sabi ni Eva, makakakain kami ng may kalayaan. Pero wag lang ito. Niwag naming hihipuin, baka daw kami mamatay. Di ba yun? Mamatay. Ano pa eh? Exaggerated pa yung kay Eva eh. Ano yung daya? Yung bang pagkaalam ng mabuti at masama? Hindi. Ang daya, tunay, hindi kayo mamamatay. Kaya lang ayaw pakain sa inyo. Kayo, magiging parang Diyos. Magiging parang Diyos. Parang Diyos. Yung tunay, oo. Diyos. Yung dalawang daya na yun ang hindi nakita ni Soriano. Ang hindi dinaya lang yun. Niya, alalaman nyo ang mabuti at masama. Ang pinandaya talaga ni Satanas, magiging parang Diyos kayo na nakakakilala ng mabuti at masama. E di yung root word, yung root na pinanggalingan ng knowing good and evil, yung being a God. Yes. Kaya tignan mo, you will sinasabi be like lang. God. Doon sa paksa, di ba, yung mga talatang, ang hirap niyang ipasok eh. Yung paano siya magiging Diyos eh. Ang hirap eh. Ang labo ng mga talata eh. Ang mga talata is, kaya nung buhat nung nalaman yung mabuti at masama, napahamak ang tao, nahiwala yung tao. Eh, pag ba nalaman mo pong mabuti at masama, mapapahamak ka na? Hindi. Ang tanong, diba, yung Diyos. Di ba parang Diyos pa, kabaligtaran? Baligtad nga eh. Baligtad, di ba? Baligtad nga. Eh, ang Diyos nakakaalam ng mabuti at masama. Ibig ba sabihin, napahamak ang Diyos? Oh. Mag-isip ayun, may taas pa ng kamay, Brad. Ano, Brad saka, Nobody. Ano? Brad Nobody. May taas sige po po ng kamay. Sige po. Si dalawa. Brad Aldred. Brad Aldred. Go ahead. Okay, nabanggit na kasi ni Nobody no sa ni Zoro yung ipupunto ko. Naalala ko kasi yan, as early as 2001, meron ng ganyan topic. Marami to eh, napakarami niyan eh, ilang buwan to dahil galit na nga si Soriano sa Iglesia ni Cristo. May natatandaan pa ako na ang paksa niya noon is yung
kung paano gagawing mga Diyos ang lingkod ng Diyos. Meron pa yan eh, marami yan eh, sunod-sunod yan. May series yan, may terso sa pagkakipon. Kaya ko lang naalala kasi Just nga, series. Ipapasok ko si Moses dahil yan din yung ginawang reference, si Soriano, na kung paano ginawang Diyos. Sa 7-1. Oo, tapos. So itong mga aral na to, parang ano, ill-motivated. Yes. Yes. Hindi yan para sa mga miyembro talaga, para lang yan, para may pang ano lang, may pambaraba doon sa kabila. So ginagamit yung paksa na yan para lang may pang ano, pang tapat doon sa kalaban na tayo lang yung tagapakinig. Parang it's more for them, not for us. So ganun yan eh. So yun lang, naalala ko lang kasi marami talaga yan. Hinahanap ko ngayong mga old notes ko eh. Pero marami pa yan, hindi lang yan. Alam ko may teksto pa yan sa pagkakatipon eh. Oo, meron. Marami yan eh. Hindi lang buwan yan eh. Taon ang binilang yan eh. Although palundag-lundag yan, biglang babalik na naman sa pagiging Diyos. So as early 2000 naman, nalala ko, may ganyan. Kasi meron kami mga bisita noon, mga born again. Tapos yan yung topic. Tapos parang na-turn off sila, di na sila bumalik. Kasi pa daw gagawin Diyos yung mga link. So hindi lang na tawag dito, nakuha yung punto. That time naman ako, hindi ko rin naman nakuha yung punto. Pero dahil syempre, bago ako, no, parang sige, tanggap ka lang ng tanggap, di ba? You just accept what you hear. Yes. Pero yun lang yun, without even thinking na it doesn't make sense eh. Pero you just accept. Ganun lang yun. So, hanggang sa tumindi ng tumindi yung labanan nila, parang okay, magiging Diyos sa mga lingkod ng Diyos, gagawing Diyos sa harap nila, sa harap ng mga tao. So, yun, na-share ko lang. Mangkula, so ang point lang, may po-point lang ako. Sige po. Alam mo, ang pinaka, ano dito, ang nakaka-alarma rito, ano yung diwang na itawid sa miyembro after dito na naitexto? Opa. Yung, ay, Diyos pala ako. Diba? Diyos pala ako. Diyos ako ng Las Piñas. Na-i-focus pa dun sa paksa na yon na... ano yung magiging responsibilidad mo kung sasabihin mong dapat kang maging Diyos? Dalawang talata lang ang pinakita sa bandang huli. Ang focus, ang haba, para lang ma-establish yung ano, yung paksa. Pero yung pagtutuwid, dalawang talata lang ang ginamit. Kaya pag-uwi ng miyembro, hindi niya natatandaan yung dalawang talata. Ang natatandaan niya yung lahat ng mga naunang narinig niya. Kaya may maling mindset na yung ditapak. Indoctrinated na siya ng maling aral. Yun yung nakakatakot. Kaya hindi mo masisisi bakit may mga miyembro na talagang nakikipagpatayan sila na or nakikipagpardagulan sila sa online kahit na alam nilang ayaw nang humarap yung sugo nila. Ill-mannered yung pagka-doctrinate sa kanila. Oh, nagkaroon yes, sila ng self-entitlement. Oh, inangat sila sa pedestal ni Soriano eh. Yes. Kaya ano, nagkaroon sila ng ganung klaseng pride. Conceited. Para kung ako yung makikinig doon, hindi ko maiisip na kailangan ko magpakabanal at magpakasakdal eh. Ang nasa isip ko, what, Diyos pala ako. Iglesia ng mga Diyos pala tayo. Diba? Mangkulas, may nagtatas ka po ng kamay kanina. Apo, ang sa akin din po, nung mga panahong itinexto namin yan, ay marami pong ano yan, marami pong mga kasukasuan. Pero ngayon, sa pagkakapakinig ko ngayon sa pagtitexto ni Brad Zoro, medyo, sa totoo lamang, kung hindi mo alam yung sentido na pinanggagalingan kung bakit nabalangkas yung paksa, eh dahil nga doon sa alam na natin ngayon na yun ay paratirahin ang mga tiktik at may pantira doon sa kalaban, which is Iglesia ni Cristo ni Manalo. Pero kung titignan mo ng maigi, yung pagkakabalangkas ng paksa ay wala sa tono. Pag, kung sisimulan mo, susundan mo yung pasimula, pagdating doon sa Romano 1, pwede pang magkaroon ng connect. Pero pagdating dun sa mga susunod na mga talata, magulo na. Wala na. Magulo na. Di ba nararamdaman mo, Brad Zoro, na iba na yung... Hindi mo maaindi. Anong katunayan? Anong katunayan? Ang hirap yung connect. Ang hirap yung connect. O, di ba? Sabihin ako nagsisinungaling ako. Totoo yan. Ang hirap yung connect eh. Totoo yan. Parang, ang hirap yung connect ka eh. Kasi,
paano mga kapatid, nung mga panahong yan ay binalangkas, ayaw din nilang sabihin daw yung mga nararapat na talata dahil ba pupulot ng tiktik. Narinig niyo yun, di ba? Di ba? Kaya, kaya ayaw nilang ibigay yung talagang totoo. Pero dun sa mga aralan, kasi totoo na may serye yan eh. May serye ng mga paksa-paksa. Lumalabas, itong pagiging viewers ng mga maliligtas na mga kapatid sa iglesia ng Diyos. Mangyayari yan sa panahon ng pag-agaw. Pag inagaw na sila, nasa langit na sila, doon sila ngayon magkakaroon ng glorified body, heavenly body, doon na ngayon sila parang Diyos. Pero hindi Diyos na kayang mag-create ng another mundo, another planeta, kundi ang kanilang sinasabi din sa 81:2, aghatol na Diyos. Na trabaho sila ng trabaho ng Diyos na paghatol. Kasi sabi nga sa unang Korinto, sa stress, hindi ba ganun yung nalalaman? Ating ahatulan ang mga anghel. Ahatulan. Ang mga anghel. Ano pa kaya yung mga bagay na so we have dominion. O dominion pa rin. Hindi talagang tunay. May dominion tayo sa anghel. O hindi talagang tunay na honest to goodness Diyos ka. Tatrabahuhin mo yung trabaho ng Diyos sa mga panahong 1,000 taon. Hindi, kumbaga, merong kalahati yung 81 yung ng awit eh. Hindi, merong panahon yan ay prophetic, merong panahon yan ay sa panahon mo ngayon, mamamatay ka ng gaya ng tao. Mamamatay ka ngayon, gaya ng tao. Pero pagka ikaw ay na-resurrect na at meron na ngayong kang immortal na pangangatawan, para ka na nga talagang Diyos nun. At ikaw ngayon ay meron ng yun ngang katawan na glorified body. At yun, tatrabaho ka na ngayon dahil hahatol ka na, meron ka ng sandata, meron ka na ngayong salita ng Diyos na yun ang tabak na gagamitin mo sa panahon ng Armageddon. Kaya nga hey, daw, ano eh, kasama daw sa hatulan natin si Felix Manalo eh. May ganun kasi din. Kasi siya yung anghel sa sikatan ng araw, di ba? At saka yung personal mong kaaway, yung mismong personal mong kaaway, ilalagay sa ilalim ng iyong paa. Kasama na rin si Satanas doon. Pero hindi doon pinunta ni Soriano. Ang paksa, ang nangyari, naligoy, nawala sa tono, na derail. Kasi nga, alam natin ang layunin ng paksa ay mangupat. Tirahin dapat sana mangkulas ang dapat sana ang layunin ng ang lundo sana ng paksa. Paano ka magiging Diyos? Yun ang tunay na dapat. Paano ka magiging parang Diyos? Na ang nangyari na punta sa ano eh sa personal na galit. Na yung diwa ng paksa na to para talagang mang away ng sa iglesia ni Manalo, ganun ang iglesia ni Cristo. Kaya yun ang talagang matatanim ngayon sa isip mo at sa puso mo. Ang tagal ng paksang yan eh, mamamarinate ka ngayon dun sa ganung klaseng galit na talagang magbubuwis ka ng buhay at gagawin mo ang sarili mo as a human shield para pagpagtakpan mo si Soriano. Pero may nabanggit ba dun sa paksa kung paano daw magiging Diyos? Yung ano? Tsaka ano yung ano? Job description may mo. May binanggit. Ang binanggit, dalawang talata lang. Yung ano? Paanong sa inyo ang tumawag ay sakdal, magpakasakdal kayo. Number one. Yung tumawag sa inyo ay unang Pedro, 1:15 kayo. Yun lang ang dalawang talata. 5:48 ng Mateo. Ipinaliwanag ba dyan kung mali ano yung gagawin nila? Mali pa yun. There go. Oh, okay, may follow-up question ako. Yes. Kasi nakalagay sa title. Ano yung nakalagay sa title una? Kung bakit hindi maliligtas ang sino mang tao na hindi magiging Diyos. Ayon sa Biblia. Okay. So, ang kailangan maging Diyos, ano? At para maging Diyos, magpakasakdal. Para maligtas. Ngayon, yung mga maliligtas ba na yun, lahat yun, nasakdal? Like, kasi, ano eh, kasi it begs the question, paano naman magiging sakdal? Yes. Diba? Kasi, ano eh, may aral din kasi si Soriano na
na yung mga walang narinig na aral, paano masasakdal yun, di ba? Ah, yung hahatulan dahil eh. Yung kautosan sa puso wala, nila. Oo, wala kang narinig eh. So, Roma. Anong, ano yun, magiging sasak, masasakdal ba yun? O magiging Diyos ba yun? Ano, ano ba mangyayari sa kanila? Kasi, oo nga, no? That's a kaya nga, kukontra siya, ano eh. Kukontra siya doon sa pasimula. Yung papaano ang kontra tao ay maliligtas. Kailangan daw makaalam ng katotohanan. Eh kung nabuhay ka sa panahon na World War II, World War I. Wala pang MCGI nun. Wala pang MCGI. Pantay. So walang pagkakataon yung mga tao na yun na maging Diyos. Oh. Oh. Mamamatay. Kukontra ano yun, yun, no? Mapapahamak lahat yun. Ano na kaagad dun sa ano eh. Sala na kaagad dun sa title nung paksa na yan eh. Hmm. Kaya yung paksa na yan, ill-motivated. Magandang tanong dyan. Oh, Brad Nobody, ang tanong dyan, si Soriano ba naging Diyos? Di ba pinaksa niyan? Siya mismo, tanungin mo siya. O hindi kaya si, yung sinong pumalit sa kanya at yung mga KNP, Diyos ba kayo? Ginawa siyang Diyos ng MCG. Sari sa question. Yung record. Nalala niya yung recording. May recording INC niyan. Eh. Self, ano yan? Self-appointed. Oo. Eh, kasama ko yung Diyos. Eh, Diyos na rin ako. Hindi siya self-appointed. Oo, ganun. Yeah, kung ituring siya ng mga followers, Diyos, ano eh, siya na yung sinasamba eh. Hindi lang nila inaamin, pero kung pag sinabi sa'yo na, kahit na tama yung ano, yung sinabi ng iba, huwag niyong pakinggan kasi hindi naman yung galing sa ano. Sa subo nasubo nila. Diba? Hindi, parang ano, parang Diyos na rin ang turing nila kay ano. Oo. Diba? Saka hindi ito, may, nalala ko, may aral yung MCGI. Ang mga ngaral ng Diyos ay hindi nagkakamali sa aral. Pero si Bes, kumukontra siya sa aral ng Iglesia Katolika, yung papal infallibility. Eh, yun din yung tinuturo niya sa MCGI eh. Infallibility ni Soriano pagdating sa aral. Eh, gusto niya, siya lang yung tama. Eh, pwede, ba na, pwede ba nating i-play yun? Pwede ba nating i-play yun? Sinabi niya na yun tungkol sa nun. Mga ngaral. Hindi na. Ay, wala akong... Nilagay ko yun sa Reddit. Ay, meron pa pala. Ah, meron ba? Ay, pwede ba tayo mag-play? Tayo Brad Brooks, pwede ba? Sa susunod, dapat talaga meron. Hindi naka-prepare eh, Brad Mel. Si Brad Mel. Oh. Teka lang, hanapin ko yung akin. Sige, tuloy lang kayo. Hanapin ko yung akin, baka ma-play ko pa. Oo, hindi nagkakamali sa aral. Mali ang layunin nung aral na yan. Mali. Kaya tuloy may mga bisita nung narinig yan. Hindi na kaunawa, hindi na alaman kung bakit maging ganun. On what point magiging Diyos? Hindi naman nila sinishare yung sentiment ng hatred sa INC. Kaya hindi sila wala pa sila nung, hindi pa sila natatamnan ng hatred sa INC. Kung ikaw, galit ka na sa INC, tapos i-feed mo ganitong klaseng teksto, ano, maaano ka talaga, maa-amaze ka, ganyan, magaling, diba? Ganun. Pero tingnan mo yung mga, ano, hindi na bahira ng hatred. Mm-hmm. Para sa kanila parang ano to eh. Kundi weird, boring. Si Blagcast. Kung i-play ko lang ha. Saka i-play kung ibaga, ko lang po, sorry. Papadaan niyo po ito. Padaanin niyo lang po ako saglit. Sige po. Brother. Ang naging nangyari po ito ay aral ito, misrepresentation ito ng Bible. Actually. Ayan. Sige. Ayun, nandiyan na ba? Misrepresentation siya dahil merong pong motivation aside from the mismong objektibo ng Biblia. Na nahibuan ito ng self-interest. Yes. Natumbok mo. May grudges kasi. May grudges. Opo, ayun. Kaya misrepresented ang Biblia dito. Ng isang sugo. Na malign. Oo. Ng isang nagpapakilalang sugo. Tapos ngayon makikita ng mga katulad natin na naturuan na mali, wala sa tono. Kaya yan ang masasabi ko dyan. Sige po, i-play nyo po, Brad Soro. Kawa nila ang mga kasulatan. Bakit kailangan nating maunawa ang mga kasulatan? Pakinggan nyo kung anong dahil. 22-29 ni Mateo. Ngunit, may sila nga, Soro. Sumagot si Jesus,
at sinabi sa kanila na nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Ayo. Kaya kailangan maunawa mo ang kasulatan kasi mali ang gagawin mo pag hindi mo naintindihan ito eh. Sabi ni Jesus, nagkakamali kayo sa hindi ninyo pagkaunawa ng mga kasulatan. Kaya ngayon, tandaan nyo, pag ang mga ngaral, mali ang turo, hindi nakakaunawa yun. Payag kayo. Yun ang sabi ni Kristo. Nagkakamali kayo. Payag. Sa hindi pagkaalam ng kasulatan. Kaya ngayon, madali mong maintindihan kung yung mga ngaral, nakakaunawa o hindi. Bakit? May mali pagka hindi nakakaunawa. Okay. Oh, isa na doon si Nicolas Perez. Hindi niya naturo yung titaymi. Aray. O, Mangkula, sorry, ah. Hindi. Alam ko naman yun, eh. Hinaw ko po. Ba't di mo kasi tinuray ti Timmy? Tsaka yung bawal yung halal. Eh, hindi halal. Pwede yung halal. Eh, kasi ang merong... Meron kasi nagbubulong sa akin noon, eh. Bang focus ko noon, ang sabi kasi sa akin noon. Manalo nagpapakunwaling anghel. Manalo nagpapakunwaling anghel. Wala naman sa akin binubulol na titayme tsaka halal eh. Yun lang yung pinabulong sa akin. Eh kung nabulong ba sa akin yun, di na ituro ko yun. Bayan, sino okay, ba kasi okay. Nagpupulong na eh? So, tapos na yung mga Christians. Sino pa mga habol? Baka may Christians ayun, pa na. Sige. Ibang perspektibo naman. Perspective okay, naman ng... agnostics and atheists. Ah, sige. Sinong sa? Ako, since agnostic din ako. Sige. Agnostic atheist ako. So, ang napansin ko dito, hindi dinescribe yung job description sa pagiging Diyos. Ano ba yung responsibility mo as a Diyos? Diba? Ano ba yung boundary mo sa pagiging Diyos? Kasi marami tayong, medyo maraming miyembro tayo ng MCGI eh. Pag naging Diyos ba ako, ano yun, may sarili ba akong teritoryo? Kadyari, nandito ako sa Las Piñas. Pagiging Diyos ba ako ng Las Piñas? Yung mayor pa namin, tsaka yung congresswoman pa namin, magiging answerable ba sa akin? Ganun ba yung mangyayari? Ano ba yung task ko as a Diyos ng mayor namin? Ano yung sakop mo? Ano yung sino yung mga scope? Taong under sa'yo? Oo. Ano ba yung scope and responsibility ko as a God? Oo. At sino mag-check sa akin? Sino yung check and balance ko bilang Diyos? Yung Diyos sama ba mag-check sa akin? Or si Jesus Christ? Or kapwa Diyos ko? Yara yung Diyos ng Paranaque? Or yung Diyos ng Bacor? Si Broccoli? Magtitingin ba kami? Ano? O ano? Mali yata yung pinagawa mo kay Mayor Lani Mercado. Ganun ba yan? Good point. Si ano, potential. Agnostic ka na ba? Atheist pala. Agnostic atheist. Ano? Pansin ko dito sa ano sa pinaksa niya. Parang gusto nilang magkaroon ng superiority sa ano sa ibang tao. Kasi Diyos kami. Mm-hmm. Kayo hindi kayo Diyos. Oo. 'Di ba? Kumbaga we are something superior kaysa sa ano, kaysa sa inyo. Mga Diyos kami. So, yung sinasabi namin kailangan yung pakinggan. Mm-hmm. Kumbaga magkakaroon tuloy ng inilalagay siyang isipin sa mga kaanib na sabihin na natin eh kaunti lang tayo, hindi tayo marami, hindi tayo makapangyarihan sa gobyerno. Kasi diba ganun sila dati nung panahon na yan? Mm-hmm. Kaya nga ano eh, sabi nila eh, ang tawag dito, na ano eh ka tayo ng gobyerno kasi wala tayong impluensya. Mm-hmm. Eh, kumbaga parang pampalubag loob niya to sa mga ano, sa mga miyembro na kahit kayo mahirap, kung kayo naniniwala sa aral na ito, Diyos kayo. Mm-hmm. Kumbaga parang, kung ano tawag doon? Ano yung kabaligtaran ng inferiority complex? Superiority. Kumbaga parang, ayun. Nagkakaroon sila ng ganun. Yun yung gusto niyang i-inculcate sa mga nakikinig sa kanya. Yun ang dating sa akin. At isa pa, na-observe nyo nga rin, medyo ano, hindi malinaw kung ano ba yung terms. Ano bang Diyos to? Mm-hmm. Kasi, ano ba to? Kagaya ba to ng Diyos na kayang lumikha? I can do anything na... Mm-hmm. Whatever it is that pleases me, ganun ba?
meron bang checks and balances gaya nga ng sabi ni Kuya Talong, may limits ba to, hanggang saan lang ba yung pagiging Diyos ko? Kasi 'di ba ano? May connotation na ang Diyos ay something na infinite. No. He can do whatever he pleases. So kung magiging Diyos ka, ganun ka rin ba? You can do whatever it is that you want to do ba? Or meron lang parang godlike trait na makukuha mo kapag ka naging Diyos ka. Hindi siya malinaw. Yun yung sa akin. Good point. Logcaster. Okay. Ang napatunayan ko lang sa araw na to, pwede palang ipaksa yung mga paksa na ganun ng kabilis. Bakit inaabot ng... 30 minutes, ha? 15 minutes lang. 15 minutes lang yung bilang ko, Logcaster. 15 minutos. My God. Hindi na kailangan pa kasi. Opo. Saka yung recap natin may silang, Ate Pech. Yung recap natin may silang. May recap nila ilang oras. Tapos paulit-ulit lang. Recap ba natin paulit-ulit? At saka yung sinabi ng isa sa atin, hindi naman yun uulitin ng isa pa na siya rin. Diba? May iba-iba naman tayong take. Pag-aaral to. Pwede magtanong. Critical thinking, di ba? Hindi yung ayuda ka lang na ayuda. O, tama po. Totoo po. Anong masasabi mo, Kuya Talong? Yung gano'n. Ikaw naman po. Protina na yan. Sa 15 minutes, meron pa tayong, may time pa tayo sa topic reaction. Ang dami na natin na i-discuss. Tsaka napaka makatas ng ating napag-usapan. Maraming... Hindi tulad ng malabnaw na gatas na nalalakas ito. Ito yan, Mangkulas. Malapot. Malapot ang ating pag-uusap dito. Sige, Badlon. Hindi malabnaw. Ikaw na. Lakas ng tawa ni Badlon. Ikaw muna, kanina pa kasi ako dito, tawa ng tawa kahit nakamute ako eh. Dahil kanina pa, samantala nagtitexto si Brad Zorro kanina. Palagi na akong tumatawa, tapos nung nagpaliwanag pa sila, Brad Nobody, sila Mangkulas. Puro mga karton eh. Yung dalawa cartons. Matindi ito, Brocoli. Si Mangkulas kasi nangangaral siya interstellar dahil nasa labas ng mundo. Intergalactic yan. May ganyang suot si Bes. Di ba naka si Bes? Turtleneck. Si Bes pala to. Ano pa nga siwang pangkalawakan? May salamin, may bigote. Si ano naman, si Nobody naman, nandun siya sa bansang Israel. Ay, talaga. Nang puni. Hudyo, hudyo to. Agula sa Jerusalem, lahat ay inyong libutin, at aralan ng pagaling. Tama ko. Si Ate Pintay naman, nasa ibang mundo. Spiritual na mundo din, may halo. Sige, Badlon, ituloy mo na, ikaw na. Sige po. Ito naman ang akin, yung about dun sa paksa kasi yan ni Bes, kagaya nung sinabi ko kanina, yan kasi pang trigger yan eh. Ang paksa na yan, ginawa yan to trigger or incite the INC to react. Because at that time, kainitan nun ng labanan ng dalawang iglesia, ng INC at ng ang dating daan. At ang ginagawa niya diyan is ini-insight niya yung mga nagre-record ng mga tik-tik na sinasabi niya na ipapadala doon sa panig nila Michael, nila Ramil, ganun. Yun ang galawan noon, kaya nagpapalabas siya ng mga paksa na mga grabe controversial at talagang nag-iinit ang kwet ng mga ministro kapag ka naririnig yan. Kasi ganito yun sa INC kasi dahil kagaya nung sinasabi kasi nila, kapag ka kasi yung word na God, Bukoli, Diyos, para sa kanila, sa INC na perspective, dapat sambahin mo yan. Pag Diyos. Ayun. Kapag sinasabi kasi nila na maraming Diyos, hindi nila matanggap kasi may nakasulat sa Biblia na ang sasambahin mo, isang Diyos lang. At si Kristo tao, hindi siya pwedeng maging Diyos dahil iisa lang ang Diyos. Yun ang perspective ng INC na tinitrigger ni Beth sa paksa na yan dahil gusto nga niya asarin ng asarin
para talagang magalit ng magalit yung INC at talagang magkaano sila, magkasagutan sila. Ganun yun ang nangyari dyan. So, yung perspective ko naman, regarding dyan sa multiple God concept, Broccoli, actually, hindi na ano yan, hindi na bago yan. It is an ancient concept. Mm-hmm. Sa view ng mga scholars, kung papansinin nyo, sa India, sa Hindu na pananampalataya, meron silang tinatawag na Trimurti. T-R-I-M-U-R-T-A. Trimurti, na ito, Broccoli, ay isang Diyos pero binubuo siya ng tatlo. Yun na nga yung sinasabi, Broccoli, kung familiar kayo doon sa, kung napanood nyo yung movie na Oppenheimer, sabi ni Oppenheimer na, I am become death, the destroyer of worlds. Kinote niya yun doon sa isa sa mga Diyos ng Hindu, Hindu Trimurti. Si Brahma, Vishnu, and Shiva. Shiva. So, malakas yun, sa mga Brahma. Diyos na maraming, napakaraming mga Diyos ang Hindu. So, yun sa nila. Polytheistic ang kanilang church, ang kanilang religion. Ngayon, sa Christianity naman, mayroong tinatawag na Trinity na sinasabi nila, isang Diyos, pero may tatlong persona. Parang, mas nauna yung concept doon sa Hindu kaysa doon sa Trinity. Oo. Na parang magkakapareho sila na isang Diyos pero may tatlong persons. Na parang masasabi mo na parang hindi siya purely monotheistic, kundi meron siyang may pagkabahid siya ng polytheistic. Diba? Tapos kung mapapansin mo, Broccoli, kung yun nga tinatalakay kanina ni Kuya Soro, yung Council of the Gods. Kasi nung napag-usapan natin ng mga nakaraang paksa natin dito sa podcast, is about yung the evolution of the Abrahamic God. Di ba? Natalakay niyo po yun, Broccoli. Yes. Yung Elohim, yung El, na eventually si naging Yahweh, that was part of the Canaanite Pantheon. Kung ikagoogle niyo yung Canaanite Pantheon, makikita niyo doon sa listahan na meron siyang kasama. May Asherah, may Baal, meron ding Ashtaroth, merong iba-iba. Tapos ang pinaka-center God nila, si El, na ito naman ang nag-evolve eventually na naging Yahweh at naging YHWH na ginawang Diyos ng mga... Naging El Shaddai pa yun. Oo. At some point. Tapos, Broccoli, kung mapansinin mo rin, si Satanas din, tinawag din na Diyos eh. Kaya sabi niya sa Biblia na si Satanas ay Diyos ng sanlibutan. Ikaw naman po rin, 2-4-4. Oo. Diba? Si Satanas din, Diyos din. O anong ibig sabihin nun? Siya ba, sasambahin mo rin ba yun? God din si ano eh? Si Satanas eh. So, magiging ano ba talagang ibig sabihin pag sinabing Diyos? Yun nga sabi ni Kuya Talong kanina eh. Ano ba ang definition ng office ng pagiging Diyos? Ibig bang sabihin nun, sasambahin mo na? Kasi sa INC, pag sinabing Diyos, dapat sambahin mo. Eh ano yung Diyos na yun? Kaya nga sabi ni Nilal kay Bes, kapag kayong sinabi si Mueses, eh ginawang Diyos kay paraon, hindi daw tunay na Diyos yun. Eh, sabi ni Bes, ano yan, Diyos-Diyosan? O may mababasa ka ba sa Biblia na si Moises, Diyos-Diyosan? O, wala. Ganun, di ba? Parang doon sila nagkakaano nito, Broccoli, kasi napapanood ko ito doon sa TikTok eh. Kasi doon sa TikTok, Broccoli, grabe ang awayan nila dito, magdamahagan, INC at MCGI. Patutunan nila kung ilan ang Diyos. Grabe, yung nila, pagkagulan nila nito. Oo, talagang ano, talagang hanggang ngayon, nag-aaway pa rin sila tungkol dito sa pagiging maraming Diyos, Broccoli. Kasi nga, ano yan eh, yun kasi ang norm sa kasaysayan na yung usually, yung mga primitive religions ay mga polytheistic talaga sila, Broccoli, kagaya ng Greek mythology, di ba? Daming Diyos na. Choose your God. Yung sa Thor, yung si, ano, sila Thor, yung Odin. Di ba? Sila Odin. Maraming Diyos dun eh. Oo. Si Kratos. Ay, Oo, Kratos. God of War sa PS2 yun eh. Of War. Tapos ko na eh. Kung titingnan mo naman sa ano, Broccoli, sa mga religions, ang pinakauna na sinasabing sila yung monotheistic ay Zoroastrianism. Yun, isa lang ang Diyos nila. Judaism. Yung Christianity, bagaman sa Christianity, napakagulo din dahil may naniniwala na Trinity, may naniniwalang maraming Diyos, kagaya kay Bes, meron ding naniniwala, Broccoli, na oneness. Si Kristo rin daw yung Ama. O, yun. Tapos, meron ding religion, Broccoli, na Sikhism. Isa lang din ang Sikhism. Diyos niyan. O, ang Diyos nila, yung si Wahidu. Yung nasa Egypt, yung
Monotheistic din 'yun yung okay, yung paraon. Akin natin. Oh, Akhenaten. Akhenaten, no. Oh, 'yun. Aten. Tapos ang Islam, yung Islam na sinasabi ni Mission Kristiyana na one God lang din, Allah, Jesus si Allah. Christ, hindi nila kinikilalang Diyos kundi si Abraham. Mm-hmm. Tapos meron pang isang broccoli doon din sa TikTok na panood ko ito eh, yung Bahay Faith. Bahaula. Ito naman broccoli ay Bahaula naman yung kanila. Isa lang din yung Diyos nila. So yung concept na maraming Diyos ay hindi na ano yan, bago yan kay Ben, kundi sa ancient pa na panahon, ang correct, most comfortable na paraan ng pagsamba nila is gusto nila yung preferably nila mas maraming Diyos kasi mas personalized ang touch. Diba? Halimbawa, may God of harvest, may God of the hunt, may God of the sun, may God, kumbaga bawat isang aspeto ng buhay, God of the river, meron silang naka-assign na Diyos doon kasi yun ang sasambahin nila, yun ang hihingi nila ng tulong. Whereas, sa panahong ito na magkaroon na tayo ng isang Diyos lang sa Judaism, inawala na yung concept na yun. Kaya, ganun yun. Yung sinasabi doon sa, ano Bukol, council sila, kasi yun ang paniniwala dati ng mga Israelite. Eh. Hindi naman isa yung paniwala nila dati. Maraming Diyos sa kanila, council. At isa nga din si Yahweh. Yun. Kaya ayun lang yung atin nung yung evolution ng paniniwala na natalakay na natin yun, Bukol, matagal na, di ba? Dati marami, tapos naging isa, tapos naging Yahweh na eventually yung kanilang Diyos na sinasamba. Kaya yun lang, Bukol, no? Salamat sa Diyos. Binasag ni Badlang. Parang natawa ako doon, natawa, enjoy na enjoy ako, Bukol, kanina sa pakikinig ko sa mga paliwanag. Dahil na parang nanonood talaga ako ng anime, Bukoli. Talaga ano, mga interstellar na mga ano, mga syempre po. Matindi si Badlon. Ayan, basag na basag. Sino next? Teka lang, tribe lang. Ah. May tribe lang ako. Ayan. Di ba sinasabi nyo na itong paksang to ginawa kasi mainit yung labanan ng INC dati, di ba? Dating God versus INC. Alam niyo bang ano? Alam niyo bang sa ano tawag dito sa pagsamba ng INC, hindi naman binabanggit si Soriano eh. Correct. Alam mo 'yan? Maski sa ano, hindi nila binabanggit. Maski sa mga pulong, hindi. Ang pinapaano ng INC, Iglesia Katolika. Katoliko. Diba? Katoliko ang target nila. Kaya F na F si Inkong, F na F siya na hype na hype lang ano yung INC. Pero sa totoo reality, Katoliko ang binabanggit dahil mas maraming Katoliko kaysa ang dating daan. It's irrelevant yung kay Bess. Si Bess. Yes. Security is yung sa kanya kasi alam niya na si Perez galing na INC. So meron siyang lahing INC din. Sad truth. Oh, may jeans siya. May jeans. Oh. Pinsang buo. Pinsang buo. Pinsang buo. Oo. Oh, kaya mga ano, tawag sa atin, pagkatipon, yung KKTK nila, kapisanan din ang tawag. Yung, ano, tawag yun. Abuloy. Abuloy yan. Pare-parehas tayo, bro. Kalandog. Pare-parehas tayo ng jargons. Jargons na ginagamit. Ay, jargons na ginagamit. Yes. Opo. Eh, kasalanan ko na naman. Ano ba lang ikaw, may kagagawan yan? Kasi hindi ka nagpatong ng kamay. Oo, blas kasi. At kasi, Bang Kulas, hindi ka nagpatong ng kamay. Yan problema. E di sana pinatungan mo na ng kamay si Epps para natapos baka mo ayaw si galot nila ng mga babae. Meron na yun ba? Sino ba talaga pinatungan ng kamay? Si ano po ba? Si Levita Gugulan o si Epps? Sino po Bang Kulas? Ang ano ba yung sasagot ko dyan? Ay, ang gusto ko walang talaga pinatungan. Oo. Wala na pinatungan mo. Kasi ako na dadat na ni. Ako na dapat ang dat na ni. Oy, daddy, ah, daddy. Alam mo ba't hindi ka dinatnan? Alam mo ba't hindi ka dinatnan, Mang Kulas? Bakit? Bakit? Eh, lalaki ka, ba't ka dadatnan? Mababae ang dinadatnan. Sinibibisan bubulan ang dinatnan. Sabi ko na nga. May katwist nga talaga ron. Mas alam ninyo, eh. Kaya hindi ko dinatnan. Si Aldred. Sige, Aldred. Okay. Kung napansin nyo, no, every time na nagte-text to si Soriano, from the time na he started hanggang sa namatay siya, it's all about him. Kung gaano siya kagaling. Diba? Kasi lahat, kukontrahin niya eh. Kahit nga mga quotations ng mga
ng mga ano, mga philosophers, 'di ba? Yung mga poems lang kinokontra niya. Ngayon, kung wag tayong magtaka kung bakit lagi niyang pinapamalian si ano, sinisisi yung pinanggalingan niya si Perez para makita kung gaano siya kagaling. Na, siya yung siya lang yung tama, di ba? Mali kayo, lahat main kayo mali, ako lang ang tama. It's all about me. Narcissistic bitch! Yeah, di ba? Kaya kong patunayan na magiging Diyos tayo. Kukontrahin ko yung INC, di ba? Lahat ng turo nila kukontrahin ko at pwede ko din baliktarin. Pwede ganun niyang bali-baliin. Tapos syempre, lahat naman tayo, wow, galing, kaya niya lahat, di ba? Pwede niyang patunayan, pwede niyang pamalian din. Kukontrahin lang din yung sarili niya at napapatunayan niya, he can get away with it. Kasi, again, it's all about him. So, ganun ang nangyari sa atin. Naging blind followers tayo. Masyado tayong humanga na during that time talagang, di ba? Linaw. Hindi pa nag-exist for the bardagulan. Eh, nakikipag-ano na tayo na, te, ito talaga yung sinugo ng Diyos. Ito. Ganyan siya kahusay, ganyan kagaling. Walang makakatalo sa kanya. Ganun, di ba? So, yun. Doon ko lang na-realize na, lahat ng paksa, puro patungkol sa kanya kung iisipin mo eh. Kasi, puro ganun siya kagaling, di ba? Ganito siya kaano, pati sa mga, yung tawag dito, sa pasalamatan, yung may mga nagko-consultation, di ba? Siya pa din yung last decision eh, siya yung last say. Kahit na nang rape na yung tatay o pinapanood niya ng porn yung anak niya, pinatawad niya, walang kaso. Siya yung last decision. Magpapalakpakan yung mga members. Ganun pala yung justice, di ba? Pinakita niya yun. Kasi ewan ko, naabutan niyo ba yun? Yung siguro, a few months before siya namatay, yung tago-Australian na tatay na pinapanood niya ng porn yung kanyang 9-year-old daughter. Tapos, nire-rape niya yung kanyang asawa na galing sa C-section. Eh, syempre, di ba, dumudugo pa yun. So, bumuka yung tahi nung asawa niya, nirape niya, pinapanood pa niya ng porn yung 9-year-old daughter niya. Pinatawad yun Kasi nangingi daw ng tawad. Tapos, humanga sila lahat. Palakpakan sila. That's justice. Kasi, pinatawad yung yung tatay na loko-loko. So, ganun katindi, di ba? So again, it's all about him. Parang nasan si God doon? Kundi siya lang yung last say. Imagine those things na nangyari na pinanggalingan natin. Minsan nakakakilabot pag naalala ko yung consultation, ganun katindi yung mga pinalagpas niya. Eh ngayon pag naisip ko, sabi ko kawawa yung bata kasi siguro iba sa dito mga magulang na, no? Isipin mo kung meron kang ganung anak tapos ganun yung ginawa sa kanya tapos okay lang din kay Soriano, pinatawad niya. Matindi. Oo. Tsaka parang si Raffy Tulfo to, si Soriano. I remember, mentioner akong video. Lagi pero ang si Carlos bias, siniwalag, no? Oo. Ang bias lagi ni Soriano is yung nagre-reklamo. Doon sa share kong video, nire-reklamo niya yung asawa niya na may kabit. Tapos, pinaanib pa yung kabit niya. So, bali dating tagalabas. Tapos, ang decision kagad ni Soriano, itiwalag yan. Gawan nyo kagad ng circular. Hindi man lang chinek yung kapatid na lalaki tsaka yung alleged na kabit niya. Just to verify yung story, walang ganun si ginawa si Soriano. Nakinig lang siya doon sa nagre-reklamo tsaka yung sa worker na nagpapatunay kuno nung kwento. He's not well, a good judge. Well, depende rin yan, Kuya Talong. Depende rin sa mood niya. Yung nagre-reklamo, yun yung napapasama. Abang si Brad Carlo. May bago, di ba? Si kapatid na Oliver. Oliver. May bago upload sa Reddit. Sinuspend ng 2 years. Pag may regla siya, ilita ulo niya. Dinatnan. Baka nag-away sila ni Daddy. Baka nag-away sila ni Daddy. Daddy Uli. Meron pa. Ito, dito lang din to, bago lang din siya namatay. Bagong miyembro sa consultation, sumalang siya. Siguro mga 2 months pa lang yung miyembro to, taga-bataan siya. Nagkukwento siya. Sumalang siya sa consultation kasi, marami siyang nagalaw na mga babae. Sinabi pa niya kung gaano karami, parang 257 yata yung na wow, nagalaw niya mga babae, gano'n. Tapos, alam nyo, galit na galit siya, no? Si Soriano, para siyang na-trigger. Sa isip ko, ba't kaya na-trigger siya na maraming nagalaw na babae yung bagong kapatid? Eh, bagong kapatid lang naman, na isa-share lang naman niya yung
mga nagawa niya dati, hindi naman siya ganoon ngayon. Galit na galit si ano, si Soriano, tapos sabi niya, dapat karangalan na isang lalaki na isang babae lang natikman niya sa buhay niya at ganoon din yung babae. galit na galit siya for whatever reason, nagagalit siya dun sa kapatid na yon. Na hindi ko maintindihan ako bakit siya nagalit. Eh napakasimple lang naman ng sinasabi nung kapatid na ano yung ginawa niya before siya maanib? Before maanib. Oo. Alam ni Potensya. Kasi may mga nag-post na dito, Pak, doon na huwag daw maingit kasi naka 100 plus na babae yun. Kahit ako yun sa feed ko eh. Naalala ko yan. Naalala mo yun. Napatawad lahat. Para si ano lang, no? Para si Solomon. Si Solomon, 1,000. Oh, diba? 100 na, no? Wives at 700 concubines. Eh pa, atito. 1,000. Naalala pa akong isang ano eh, isang consultation din. Yung medyo ano, depende nga siya sa mood eh. Naalala ko merong face to face pa. Nagpunta yung mag-asawa dahil yung babae nagkaroon daw ng karelasyon sa ML. Nagkaroon siya ng adubo. Naalala ko yan. Tapos ang sabi niya, totoo ba na ano, yung ano, totoo ba na may iba yung lalaki? O, tinitiwalag ko yung asawa mong sa oras din na to. Wow. Ganon. Uy. Tapos nung nagsalita yung lalaki, oh my goodness. Binabawi ko na yung meron yung sa ito na lang, binawi. Binawi ka Panginoon. Inyong pinakamaigsing pagtitiwalag na nakita ko. Ano binawi? Within a span of 15 minutes, tiwalag siya. And tapos, after ng 15 minutes, ano, binawi. Makapansin mo, Brad, pag si Soriano noon, nagkakamali siya ng hatol or nagkamali siya ng, ano, ng judgment na hindi niya napakinggan muna lahat, itinatry niyang i-correct later on, hindi naman siya nag-sorry doon sa nag-apologize. Never. Doon sa never siyang nag-apologize. Doon mo nakikita yung narcissism niya eh, na, pasensya ka na kapatid na nagkamali. Walang ganun, wala ako na. Yun lang ano eh, yun lang dito pak na nag-consult tungkol doon sa gatas ba yon, yung halaga gatas? Sa Toblerone. Di ba nung sumunod na TG, sumalang ulit yon at na after nga ng investigation, napatunayan na hindi naman ano, wala namang kaso yung halal na gatas. Gatas. Nga, buhay pa yung gatas yun, buhay pa yung baka eh. Nung kinuha yun eh. So, hindi man lang nag-sorry. Si Bess. Kinorek niya yung hatol niya na ano nga, na hindi yon bawal kainin. Pero hindi rin siya nag-sorry dun sa ditapak na pinahiya niya nung una, di ba? Hindi siya nag-apologize. Ganyan din sa lahat ng ibang ano niya na nagkamali siya. Ganyan kasi Ate Paige, ang gusto niya kasi sa kanya magsosorry, sa kanya may kasalanan, tapos siya magpapatawa. Tapos yung mga members hahanga sa kanya, oh, tingnan mo, nagpatawad si Bradelio. Wow, galing. Diba, kahit masamay ginawa sa kanya, siya yung nagpatawad. So again, it's all about him. Siya na naman yung bida. Ganun siya kagaling. I-manipulate lahat ng bagay na para patungkol sa kanya, puro praise sa kanya, di ba? Parang, din mo, niloko na siya. Tinarantado na siya, nagpatawad pa rin siya. Tingnan mo, ganyan ang sugo ng Diyos, 'di ba? Marunong magpatawad, may humility. Pero pag siya yung hihingi ng tawad, never. Wala siyang ganun. Magso-sorry siya, walang ganun. Kailangan sa kanya magso-sorry kasi siya yung kapakumbaba na magpatawad. 'Di ba? Siyempre, naging Diyos na siya. Ganun siya. Na. Saka yan lang yan talaga. Red flag talaga 'yan, mga red tagapakinig. Red flag 'yan. Pagka ang leader mo ay ganyan, pathological narcissist, self-centered ang personality, at it's all about him. Kulto alert. Hindi ganyan si Kristo. Hindi ganyan ang diwa. At saka yung ano, mamakulas. Kiniklaim nila, kiniklaim niya na
Eka, mababa lang ako. Ako ang... Pag si Mirity, mahilig siya dyan. Oo. Pero, iba yung naitatawid niya sa kapatiran, di ba? Ang katunayan, ang nagtataas sa kanya, yung mga ayudante niya. Mm-hmm. Di ba? Ang ano, yan, bawa yan, pag sinabi ni Luz na, ano, wala po kaming nakita na ibang mga aral na kayo lang, si kapatid na yan, lang, ganyan-ganyan. Sila yung nagtataas yung mga MIC. Sila yung nagtataas kay Soriano eh. Kasi sabi nga self-serving naman eh kung itaas niya yung sarili niya. Pero siyempre, in a way, ganun din eh. In a way, si Rason, ganun si Rason. Ngayon. Ngayon si Rason. Ngayon ko lang ito narinig. May complex. Kung ayaw mo palang itaas yung sarili mo, di sana i-correct mo na hindi yung kada AVP kada AVP, salamat sa Diyos, pero ang naka-play na mukha, ikaw. Ako, nagtatain ako dyan sa SSD na yan, yung dami nilang mahulog ang ballpen, salamat sa Diyos. Nawawala yung sincerity. May ganyan ako, mga office mates na kapatid, pinabot lang yung ballpen, salamat sa Diyos. Pinabot lang yung silya, salamat sa Diyos. Inabutan ng sesto, salamat sa Diyos. Nawawala yung essence, tsaka yung sincerity. Pagka masyado mong ginagas-gas, papaabot lang yung ballpen, paabot lang paggamit ng kung luluobin. Paano ba yung pati pag-utot mo? Kuutot po ako kung luluobin. What if ano kayo? Mag-asawa kayo sa MCGI, tapos nag-usap kayo, sis, kung luluobin, pwede pumunta tayo sa Sogo at tayo ay... luluobin, mag-Sogo tayo bukas. Last 5 minutes tayo, ha? Ayan. Si Toby ba may sasabihin? Toby? Pabasa tayo yung Mateo 2020. Sige, sige. Basahin mo na, Kuya Talong. Ano yan? Yan. Mateo 20 hanggang 28. Lumapit kay Jesus sa kasawa ni Zebedee, kasama ang mga anak niya. Lumuhod siya sa harap ni Jesus para humingi ng pabor. Anong gusto mo? Tanong ni Jesus sa kanya. Sumagot ang nanay, ipag-utos niyo po ng anak ko ang uupo sa kanan at kaliwa niyo po pag naghahari na kayo. At sinabi ni Jesus, hindi niyo alam kung anong hinihingi niyo. Kaya niyo bang tiisin ang paghihirap na mararanas ko? Sumagot naman sila, kaya po namin. 23, oo, kaya niyo ngang tiisin, sabi ni Jesus. Pero hindi ako magsasabi kung sinong uupo sa kanan o sa kaliwa ko. Naka-reserve lang ang mga pwestong yon sa mga taong pinaglaanan ng tatay ko. Di ba hanggang 28, no? Yeah. 24. Nang marinig ito ng 10 disciples, sobrang na-bad trip sila sa magkapatid. Na-bad trip. Bad trip! Lagi na naman ito, bago. 25. Pero pinatawag sila ni Jesus at sinabi niya, alam nyo kung paano maghahari-harihan ng mga leader ng mga Gentiles at yung mga makapangyarihan leaders ang nasusunod. 26. Huwag nyo silang gagayain. Kung sino man sa inyo ang gustong maging dakila, dapat mag-serve siya. 27. At kung sino man ang gustong mauna, ay dapat maging alipin nyo. Eto na, 28. Kagaya ng Son of Man, dumating siya hindi para pagsilbihan, kundi para mag-serve at ibigay ang buhay niya para iligtas ang marami. Galing. Yan. Ganda ng pagkakasali. Galing. Swab. Galing. Hindi siya naparito para siya ang paglingkuran, kundi siya ang maglilingkod. Siya ang mag-serve. Siya mag-serve. Kasi nakaka-bad trip. Kayo ang dapat na pag ako pagsisilbihan nyo. Ayan na, Toby. Toby, sige. Last 3 minutes. Okay, yeah. Sige. Go. Kaya ako pinabasa ng talata. Wala po kasi kayo mababasa sa New Testament na ang mga susunod pa Diyos ay magiging Diyos din. Kaya ako pinabasa yun. Wala sa New Testament. Tsaka hindi rin ako fan sa Old Testament kasi.
It's more mythological. Saka, napakalino naman kasi yung Exodo 7-1. Yung jurisdiction dun is over lang dun sa pero. After mangyari nung nung mga salog, tapos na. He's, he's no longer a god anymore. So, it's not a reason o hindi siya valid reason para gawin mong basihan na maituro na yung mga MCJ members magiging Diyos din. It's not I don't see the validity para gamitin yung Exodus 7-1. Yun lang. Yes. Pero napahabol ko lang, meron pang isa silang basihan yung nandun nga sa Apocalypse 3:9. Yung sinasabi ko nung isang araw kay Brad Soro. Oo. Basahin mo. Yung 3:9. 3:9. Makinig ka, yung mga company Satanas, yung mga sinungaling na nagsasabing Jews daw sila pero hindi naman. Papuntahin at paluluhurin ko sila sa paanan mo. Malalaman nilang lahat na mahal kita. Ayun. Oh, ang nakalagay diyan, paluluhurin. Mm-hmm. Dun sa Biblia na ginagamit natin. Mm-hmm. Ang dati pasasambahin. Pasasambahin. Tama no kasi ano 'yun worship stance 'yun. Nakaluhod. Mm-hmm. Parang ginawa ni Nebuchadnezzar kay Daniel dati. Lumuhod siya Naka-prostrate siya na parang worship stance. Kaya parang ang nakasulat doon, pasasambahin. Pero hindi naman literal na sasamba. Parang para yung mga subjects ng hari. Kung paano siya, di ba, luluhod ka sa hari pag haharapin mo. Parang ganun. Sign of respect. Parang, reverence. Reverence. Ayan. Ayan, sige. Time's up na. Yung Reina, okay. Di ba, niluluhuran. Luluhuran yung Reina tsaka si King Charles tuwing haharap ka sa kanya. Mm-hmm. Even yung Prime Minister luluhod yun. Kaya lang yung luhod nila half na lang, hindi na yung luhod talaga. Ayan. So, masabi ko, itong Grand Pulong natin is very successful. Yay! Pagkanayan natin ng diba? Basta balik lang tayo sa logic, guys. Kasi nung sumali tayo sa religion, nawala yung logic natin . Mm-hmm. Diba? Ayan na, halo kayo na. Agree. Yay. Halo kayo. Ayan, yun lang. Na-appreciate ko kayo guys. Hindi na ako ganun nag-input kasi napaka malinamnam yung mga sinabi nyo. Masustansya, parang gulay. Yung mga sinabi niya. Durog na. We're so lucky to have understood this. Ayun lang. Yes. Sige, salamat sa Diyos. I'll see you all next week. 100 episode! Maraming salamat. Shout out sa Reddit. Salamat sa Diyos. 700 plus members na. Oy! Patayo muna, diba? Plug ko lang mamaya. Sige. Oh, plug ko lang mamaya. May BS kami 7 o'clock p.m. Ganto pa rin shot ko para hindi na ako magpalit. Sayang yung yung aking kulto na pinagsasabi ni Will Jackson. Invited daw Will Jackson. Magkano pa tayo daw. May sariling kulto. Picture tayo ganon. Picture daw whole body. Yung mga tayo daw. Tayo. Ayan. Like and share guys. Salamat sa juice.com. Mm-hmm. Soon meron tayong merch pangbayad lang ng Discord. Ayan, bili kayo ng mugs and t-shirts. Ayan. Salamat sa juice. See you next week. Thanks everybody.